you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Si Mirna Katikbak-Frago from San Pablo City, owner po ng Forest Wood Garden. Ako po ay isang landscape designer and artist. So ngayon po, magkakaroon po tayo ng topic for the AgriTalk 2020 Dainty and Artsy. Ang ating po magiging lecture and topic po natin and demo is this garden and terrarium. So start na po tayo. Yan. So ano po ba yung this garden? Kung mapapansin nyo po, ang ating pong, may sample po tayo dito sa right side and left side. Mamaya po, i-discuss po natin yung tungkol sa this garden. Pero syempre, kailangan po, bigyan po namin kayo ng parang background ko, ano po ba yung this garden. So, alam po naman natin na almost lahat po ng mga about sa mga plants and landscaping, nagsimula po yan sa Japan. So, ito po is started as Japanese artistic hobby centuries ago pa. So, ito din po ay nag-start as a model for landscape architects. Alam po natin na ang mga architect po, gumagawa po yan ng mga scale model sa kanilang mga project. So, ito naman po mga landscape architects, gumawa rin po sila. At ang ginamit po nila dito ay ang this garden. So, yan po. Meron po tayong trivia. Ano po ba? Yung three stones po na nakikita natin sa ating this garden, yan po ay yun ay, ang nirepresent po niya ay man, heaven, and earth. So, yan. Ang this garden po, kalimitan po yan, mababaw lang po talaga yan na mga container. Hindi po sila masyadong malalalim. At usually, ang ginagamit po di yan ay yung mga, gumagamit po ng mga earthen pot or mga made of clay. At usually din po, gumagamit din po ng mga used na container. So, yun po. Pwede po natin gamitin din yon. Ang this garden po ay can be a landscape na 30% a scene in nature. So, parang minimimik po natin, kinukuha po natin kung ano yung natural na beauty ng nature. At nilalagay po natin to sa ating container. So, yun po yon. So, ano po yan? So, ano po pa yung this garden din? So, kung mapansin po natin, ito po yung miniature ng ecosystem. So, kung sinabi natin ecosystem, ito po yung parang yung may biodiversity, yung narito yung mga hayop, plants, and animals. So, parang dito po natin makikita dun sa ating paggagawa po ng ating this garden, may papakita po natin yung ating pong nature o yung ating ecosystem sa isang maliit lamang na lalagyan. So, yan. So, pag tayo pag gumawa ng this garden, hindi po pwedeng wala tayong makukuhang benefits. Napakahalaga po ng this garden or ng plants sa bahay po. Ngayon pong panahon ng pandemic, alam po naman natin na lahat ng tao ay nakakaranas po ng stress at fear. So, kagaya po namin, dahil nga po kami ay mga landscape designer and artist, so nakapag yung po mga plants ay malaki ang naitulong po sa amin. At lalo na po itong this garden. Bakit po? Sa this garden, na-express po namin yung aming sarili sa paggawa po ng mga galing po yung nature. Kinokopya namin yung nature, inilalagay po namin doon sa this. Mamaya, pakikita ko po sa inyo kung paano po natin ginawa yun. Bigyan ko po kayo ng sample. At ang isa pang maganda, kung halimbawa po tayo ay nakatira sa condominium or maliliit na space, lalo sa Manila, kami po sa province, we are so blessed kasi malaki po yung aming paligid. So, maluwang yung aming space. Pero sa Manila po, alam po naman natin na
ang space po dyan, limited lamang. So, kung limited lang, so gusto natin na yung environment, madala po natin sa loob, yung beauty po ng nature ay madala natin sa loob. So, paano po natin sila madadala? So, malaking tulong po yung this garden na makagawa po tayo ng sa this, para makakopya natin kung ano yung nature sa labas. At hindi lang po yun, nakakatulong din po para po ma-filter ang toxins sa environment at ma-eliminate ang urban pollutants. Dahil alam po naman natin na ang halaman po, kung mapapansin po nyo, bakit natin kinakausap ang halaman? Kasi ang halaman, gusto po niya yung nag-a-absorb po siya ng carbon dioxide. Kasi pag tayo po nagsalita, na-a-absorb po ng ating mga plants. So, yung namang plants po, nagbibigay siya naman ng oxygen sa atin. So, talagang nakakonect po tayo, nagkakatulungan po tayo ang plants and mga tao. So, nagkakatulungan po talaga. At talaga pong ito po ay stress reliever at nakaka-less ng blood pressure. Kaya po, pag tumingin po tayo sa garden or sa plants natin, ay talaga pong mawawala po yung ating lungkot. So, yun po ang mga benefits na nagagawa po ng this garden. Yan. So, the secret, may maaano po tayo sa Bible na matatagpuan po natin sa Philippians 4:8. Sabi po dun sa Philippians 4:8, the secret to a cheerful heart is filling our minds with thoughts that are true, pure, and lovely, that dwell on the good things in life. So, yan. So, pag magawa po tayo ng this garden, napakahalaga po yung mga materials. Ano po ba yung mga materials na ginagamit natin sa paggawa po ng this garden? Una, iisipin po natin, syempre, yung pot. Hindi po tayo makakagawa ng this garden kung walang pot, syempre. So, kailangan din po natin ng gravel. At kailangan din po natin ng charcoal. Kailangan din po natin ng mixed soil, vermicompost, at syempre, ang hindi po mawawala ay yung mga miniature na plants. So, yun po yung mga materials na kailangan natin pag tayo po ay gumagawa ng this garden. Ito po ang sample ng pot. Kung mapapansin po niyo sa left side, medyo parang malaki siya. Pero usually po, ginagamit po dyan mga 4 inches. So, 4 inches lang po yan. Medyo meron lang po siyang paa, kaya mukhang malaki siya. Yung isa naman po, flat po talaga siya. So, talagang usually ginagamit po sa mga this garden ay mga mababaw lang, hindi po malalim. Ayan. So, gumagamit din po tayo ng gravel. Ayan. So, makipapansin niyo po, bakit kailangan po natin ng gravel? Mamaya, explain ko po sa inyo kung bakit kailangan po natin ng gravel. Ayan. So, kailangan po natin ng charcoal. Ito po charcoal, medyo, hindi naman po yung malalaki. Kailangan po natin, medyo pinuhin po natin siya. Hindi po natin, baka po naman pag kinabit po natin o nilagay natin sa ating this garden, bugal-bugal at para tayong mag-iihaw ng chicken or ng pork chop. So, hindi po ganun. Or, siya po ay medyo dinudurog po natin. Yan. Kailangan din po natin ng mixed soil. So, sa mixed soil po, depende po yan. Kung halimbawa po, ang gagamitin natin ay succulents or ordinary plants lang. Ang succulents po kasi ay usually medyo sensitive po sila. Kailangan po nila ng pumice at saka po ng soil. So, pinagkukumbine po yun. Pinaglalahok po yun para po ma-achieve po yung kailangan po noong mga succulents. So, yan. Kailangan din natin ng vermicompost. Ang vermicompost po, siya po yung nagsuserve na parang fertilizer po, natural fertilizer po ng ating this garden. So, ito po. Yung pong mapapansin ninyo, ito po yung mga plants natin. Ang ganda na po, very colorful. So, ito po ay mga succulents po yan. Iba-iba po ang succulents. Meron pong upright, may mga parang pababa, then mga may flowering. So, pwede po natin paglaruan yung mga available na plants kasi ang liliit po ng kanilang mga dahon. Kaya, ang ganda-ganda po nilang gamitin sa this garden. So, ano po ba yung first step talaga? Maliban po dun sa mga kailangan nating materials sa paggawa ng this garden. So, ang kailangan po natin ay mag-research ng plants na ating gagamitin sa ating this garden. Usually po kasi may gumagawa po ng bonsai this garden. So, tinapik po na yan ng isang araw tungkol po sa bonsai. So, meron na po kayong bird's eye view about bonsai. So,
Dito po sa bonsai, usually alam po naman natin ang ginagamit dito ay mga maliliit ang dahon para makapag-achieve siya ng mukhang totoong puno. So, gumagamit dito usually ng mga pocantin, mga ficus, mga juniper, yan po ang ginagamit sa paggawa ng bonsai. Dito naman po sa succulents, kung mapansin po ninyo, maganda rin po itong mga succulents. Tulad po na nabanggit ko kanina, kasi usually ang mga succulents, maliliit din po yung kanilang mga dahon. Kaya tamang-tama po silang i-design sa this garden, kung ano man po yung ating maisip ng team. Mamaya, discuss po natin yan. At mayroon naman po mga malalaking plants na nagiging small plants, kagaya po nung sample ko po yung tea plant. Yung pong tea plant, pag kinad po yung mga maliliit lang, at sila po yung pinatubo, ang lumalabas po dyan, malalaki po yung dahon, sa actual size po yung malalaki po ang dahon. Pero pag yun po yung nakat po ng maliliit at pinatubo po, ay maliliit po ang lumalabas na dahon. So, nagagamit po siya sa mga this garden. So, yun po yung mga sample po natin. So, kailangan natin mag-research. So, napakahalaga po talaga ng education. So, hindi lang po tayo basta lang gawa ng gawa. Kailangan din po natin mag-aral. So, yan po. So, choosing a plant for your climate, mahalaga din po yan. Hindi po tayo, halimbawa po, dito sa ating lugar, hindi po pwede tayong gumamit ng ginagamit sa ibang bansa kasi hindi po babagay dun sa ating place. So, kung tropical, pan-tropical po dapat. So, kailangan dun po tayo, yung pipili po tayo ng bagay sa klima po natin. Kasi pag bagay sa ating resilient po kasi yan. Resilient yung ating mga plants. So, kailangan din po natin pag gumawa tayo ng this garden, kailangan po natin pumili ng style kung bonsai. This garden ang ating gagawin. Pero kung gagawin po natin ay yung ordinary, mga plants lang po ang ating gagamitin, hindi naman po siya yung mga bonsai-bonsai, kailangan may team po tayo. Kasi kung may team po tayo, mas makakagalaw po tayo kung paano po natin i-design yung ating mga plants. So, sa team po, mamaya bigyan ko po kayo ng sample. Ay, kagaya nyo, may makikita po yung sa picture. Sa right side, bahay kubo. Doon sa bahay kubo, siyempre kung bahay kubo, alam po naman natin na kung ano po yung makikita natin sa bahay kubo. Kailangan din yan. May puno, may mga garden sa paligid, may grass, may rocks. So, yan po yung makikita natin din yan. Sa left side naman po, para ang team po dito, forest. Mamaya po makikita nyo po sa video. Yan. So, ito po yung video. So, makikita mo yung bahay kubo. May puno po siya. Kung mapapansin nyo po, humanap po kami ng mga halaman na mukha siyang puno na maliit. Kasi yung kubo, maliit din po siya. At kung mapapansin din nyo po, yung grass up front ay maliit din po. So, mukha po siyang natural. Natural po yung ano. Yung realistic po ang dating ng ating design. So, yan. Yan pa rin po yung ating kubo, yung video ng ating kubo. Kung mapansin nyo po, pag habang umiikot po siya, para pong kayo ay totoong nasa isang bahay kubo talaga. So, yun po yung effect na ating ginawa diyan. Kailangan medyo realistic po. Yan. Yan po yung picture. Pansinin nyo po yung picture natin. Diyan po, so hindi po masyado nakita. Diyan po, naglagay kami ng ahas. So, naglagay kami ng mga character. May ahas po diyan. Siyempre, kung merong bahay kubo, usually, alam natin, ang bahay kubo, located po yan sa mga bukid. So, alam natin na may ahas. So, nilagyan po namin ng ahas. So, nilagyan namin ng story. So, hindi lang po siya, basta lang natin nilagyan ng halaman. Nilagyan po natin siya ng istorya. So, yung storyline, napakahalaga po habang tayo ay gumagawa or nagsiset up ng isang garden. Hindi lamang po, kung gumagawa po tayo ng garden sa malaking garden, ganun din po sa this garden, kailangan meron po siyang story. Para po medyo interesting po yung ating this garden, hindi lang po tayo nagsisiyahan, kundi natutuwa po tayo sa ibinibigay na istorya or noong ipinapakita po noong ating this garden. So, yan po. So, doon po sa side po noong ating kubo, kung mapansin niyo po, diyan po, may palaka din po dyan. So, usually, alam po naman natin sa mga bukid or may bahay na bahay kubo, may mga palaka-palaka po diyan. May goat din po diyan. So, yun po yung parang makikita natin. So, matutuwa po tayo habang pinapanood po natin yung ating this garden na ginawa. Yan. Ito naman po yung sample ng ating forest.
Siguro mapupuna po ninyo na may mga animals po tayo, wild animals, mga lion, tiger, cheetah. So, yan po yung mga makikita natin sa ano. Parang storyline po niyan ay isyan po ay galing sa, parang nasa isang beach na papuntang bundok. Ganun po yan. Kasi kung mapansin ninyo, yung sand na ginamit po diyan ay medyo pino. Pino po siya. So, yun po yung storyline diyan. So, parang nasa forest, papuntang forest sila. So, dahil maliit lang po yung ating container, hindi po siya malaki. So, yun lang po yung pwede nating ipakita ng story. So, pwede na maglaro kung ano po yung story yung pwede natin mabuo dyan. So, yan po yung picture natin. Mapapansin niyo po yan. Doon po nga pala sa bahay kubo kanina, yun po, medyo partly 360 degrees ang kanyang beauty kung iikot po tayo. Yan. Sa this garden po, mahalaga din po na naka-scale yung plants na gagamitin natin na ilalagay natin sa container. Bakit po? Pag tayo po kasi ay mayroong, halimbawa, maliit lang po yung ating pot na gagamitin doon, hindi po pwedeng napakalaki po nung puno or nung halaman. So, baka mas malaki pa yung puno kaysa doon sa ating pot. So, syempre, kung this garden, maliliit lang po talaga. So, kailangan naka-scale po talaga siya. So, kung pipiliin mo naman po natin ng exact lens, meron din pa rin tayong i-consider. Pag tayo po kasi gumamit ng mga halaman, marami pa po tayong pwede i-consider. Una, yung pong lights, yung soil, saka water po niya. So, kailangan, ano po bang requirement niya? Yung water requirement po ba nung succulents natin? Ibig sabihin ko, yung sa this garden, dapat sama-sama kung ano po yung nagre-require ng less water, more water, less sunlight, and more sunlight. So, kailangan sama-sama sila sa isang group. Hindi pwedeng mag-mix ang less ang water dun naman sa kailangan ay more water. Hindi sila pwedeng magsama sa isang lalagyan. So, alam natin na mag-disclash siya yung ibang halaman. So, kung lahat po dun sa isang pot ay succulents or nag-require, o kahit hindi succulents, nag-require po siya ng less water, dapat sila yung sama-sama. Siya yung magkakagrupo doon. Kung yun naman pong isang halaman na ginamit natin ay more pang shaded or shaded lover, so dapat yung pong mga pang shaded lover ang ating ilalagay na mga plants po doon na naka-design. Kung nag-require naman po ng more water, dapat sama-sama yung mga nag-require ng more water po doon sa ano, sa ating this garden. So, ganun po, marami po tayo consider. Hindi lang po yung, basta lang po tayo nakakita ng halaman, ito maliit. Teka, ilalagay ko to. Ito maliit, ilalagay ko to. So, hindi siya ganun. So, marami tayo consider sa paggagawa po natin ng this garden. Kailangan talaga, ang ginagamit dito ay medyo mababaw lang siya. Usually, ginagamit po dito 4 inches. At ginagamit po dito ay terracotta. Kasi ang terracotta, nag-absorb po siya ng water. Kaya, maganda po siya na gamitin sa lahat. So, ano po ang ating start pag tayo po gagawa na ng this garden? Ang una po nating start ay ito po, kukuha po tayo ng pot. Yung pot po, lalagyan po natin ng graba or ng pebbles. Pag nilagyan po natin ng pebbles, ang next po naman noon ay charcoal. Kasi yung pong pebbles, ang gamit po niya for drainage. Para po hindi po magtigil po dun sa loob yung ating water. Kasi ang usually po, pag po nagtigil po dun ang water at wala po siyang pebbles, ang tendency po ng ating halaman, mabulok po siya, mararat po siya. So, yun po yung purpose niya. So, kailangan po natin ay kailangan pag tayo po mag-design ng this garden, napakahalaga din po natin na i-view natin yung ating this garden kung ano po ba ang gusto natin yung maging itsura. Ito po baga ay yung lang front lang ang pwedeng yung view niya, front lang, or siya ba ay 360 degrees or right or left lang po ba? So, i-consider po natin yun. Dahil sa pag-design po noon, kailangan po, halimbawa po, ang gusto niya 360 degrees ang ating pong view ng ating this garden, definitely po, ang pinakamataas po, nasa gitna. Ganun po yon. At kung ang ating naman pong view ay
front lang, edi ang ating pong pinakamataas nasa likod, pababa. So, ganun po ang paggagawa po ng, ang pag-design po natin ng this garden. So, doon naman po sa this garden natin, ikinoconsider din po natin, nilalagay po natin ng, para po may mga, magkaroon siya ng story, ito na nasabi ko kanina, lalagyan po natin siya ng mga stones, ng mga woods, mga figurines. So, yun po kasi kailangan natin mag-add ng mga elements of design po kasi yan. So, i-discuss po natin yan sa actual, para po mas maintindihan po natin. Yan. So, ito po yung ating tables. Yan. So, next po natin magiging topic naman ay lecture ay about terrarium. So, ang terrarium po, ano po ba yung terrarium? Ito po yung usually, kasi hindi man lahat nakakaalam ng terrarium. Ang lahat po ng tao, usually familiar po sa aquarium. Pero ang terrarium po, hindi po nila masyado naririnig. Ano po ba yung terrarium? So, ang terrarium po ay napaka malaking tulong po para po sa mga tao na may maliit lang po yung space nila. Pero gusto po nilang makakita na magandang halaman na parang kinapit rin po nila ang nature. Ganun po. At ang maganda po dito, ito po ay low maintenance. Bukod sa maganda, space savings po siya. At siya po ay para po siyang mini greenhouse. Yun po ang effect po niya. At syempre, hindi po natin kalilimutan na siya po inilalagay sa mga transparent na containers. So, either glass or plastic. Yun po. So, ang terrarium po, dalawa po ang types ng terrarium. Meron pong naka-enclose or naka-sealed at meron naman pong open lang po. Pero usually po, pag naka-sealed po yan, winowater po natin yan once a month lang. At kapag po naman siya ay naka-open, tinutubigan po natin sila every 3 to 6 weeks lang po. Yan. So, ano po ba yung mga materials na ginagamit natin sa paggawa po ng terrarium? Siyempre, yung ating pong transparent na glass container. Kailangan din po natin ng pebbles. Kailangan din po natin dito ng kailangan po natin dito din ng charcoal. Kailangan natin ng moss. At kailangan natin ng soil. Siyempre, kailangan natin ng plants. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. So, kailangan din naman natin ng spoon. At kailangan natin ng long tweezers. So, medyo malalim po, eh, kailangan naman natin silang tundusin. So, pwede man po tayong, kung wala po lang tayong long tweezers, pwede po tayong gumamit ng matigas na bagay, kagaya ng stick, or pwede po tayong gumamit ng kawad po, wire, na matigas po, para magamit po natin. So, ito yung mga materials na kailangan po natin sa paggawa ng terrarium. Ano po ba yung mga plants na kailangan natin sa paggawa ng terrarium? Napakahalaga po na malaman natin yan. Usually po, ginagamit po din ay mga fern. Ferns po, ginagamit po dyan. Marami naman po mga ferns na pwede tayo magamit na sila po yung mga maliliit na bago pala ang sumisibol. So, pwede po natin sila magamit. Pwede din po tayong gumamit ng mga dwarf na palms na lumalaki po. Pero habang malinggit pa, pwede po natin silang gamitin na pang-design po dun sa ating terrarium. Alam po naman natin na pag maliit po yung space or maliit ang soil, kaunti lang soil, yung paglaki po nila, nakokontrol din po siya. So, maganda rin po yung air plants, kagaya po ng mga tilansya, yan po mga sample natin, makipapansin nyo po. At succulents din po, maganda rin po sa terrarium. Ayan. Ano po ba yung mga benefits po ng terrarium? Marami pong itutulong po para po na nakukuha po tayo sa pag meron po tayong terrarium. Ito po meron po siyang ibibigay na yung stress reliever din po siya. At siya po ay yung nag-grow po siya kahit po hindi natin kailangan ng more water, nag-grow po siya. At space, din po siya. Hindi po siya matakos masyado sa space. Ano ko, contain po natin sa isang space lang. Then,
pwede po natin silang gamitin ng artificial light. At yun nga po, hindi natin sila kailangan tubigan palagi. Kagaya po na naka-sealed, kasi doon sa sealed, kusa pong may yung pawis po noon, yung po yung dumidilig doon sa mga halaman po natin. So, ano po ba ang pagtamang pag-aalaga sa ating pong terrarium? So, napakahalaga rin po. So, kung meron po tayong terrarium, pwede po naman nating ipiprevent ang pag-grow po noon through trimming po. Ititrim po natin yung ang mga leaves po nila. Then, i-remove po naman natin yung mga brown leaves o mga yellow. So, yun po. Then, kailangan din po natin i-monitor yung mga pests and bugs kasi dyan po sa mga open terrarium, usually po, yan po yung nagiging problema. Then, so, yun po yung ating pang pwede po magawa po dyan. So, yun lang po. And thank you. At next po naman natin yung ating pong demonstration. Magandang araw po muli sa ating lahat. Ayan, so napakinggan nga po natin ang lecture po ni Miss Mirna Frago patungkol nga po dito sa dish garden and terrarium. Ayan, so kumusta po kayo dyan, Ate Madel and Ate Jam? Ready na po ba tayo? Ate ready na yung ate mga... ready na yung mga participants natin dito, Chriselle. Actually, yung mga gamit for this garden, naka-set up na rin. Ayan, kumakaway sila ngayon. And very excited na rin talaga sila to try, no, gumawa ng this garden on their own. So, all set na kami dito. Okay po. Salamat! Alright, thank you, Ben. Hello, Chriselle. Dito naman sa Lucena ay... ready na din yung mga participants dito sa Lucena City at naka-ready na din yung mga materials para din sa ating hands-on demonstration. Ayan. Okay po, maraming salamat sa inyo dyan sa Batangas at sa Lucena. So kami naman po dito sa Cavite, syempre kasama po natin si Miss Mirna Frago. Ayan, ma'am, kumusta po? Ready na po ba tayo? Opo, ready na po ba kayo? Ayan. So, ma'am, ano po ang ating unang gagawin? Kanina po nabanggit niyo po ito sa lecture. Ano po? Sige po, ma'am. Start na po tayo. Okay. I'm Mirna Katikbak Frago from San Pablo City. Uulitin ko po ulit. I've been in the business po for almost more than decades sa landscaping industry and design. So, we're so blessed po by God's grace. Tayo po ay nagkaroon po ng mga awards sa landscaping competition sa UP po at saka sa Laguna po. So, napakahalaga po na i-discuss ko po yung element and principle of design bago po tayo mag-start para po mas maliwanag po at mas maintindihan po natin yung kung paano po gumawa ng this garden at saka terrarium. So, yung first po natin na... okay na ba ito? Ang first po natin na i-consider po pag tayo pong i-design, kailangan po yung theme. Kung mapapansin po ninyo, may dito sa harap po sa right side, may theme po yung ating design. So ang ginawa po namin dito is bahay kubo sa forest or sa farm. So sa left side naman po, ang aking design po dito is a forest. Parang galing siya dun sa beach, going dun sa forest. So, yun po yung theme na ginawa po natin. So, kung mapansin niyo po, sa elements of design, kailangan po ang space. Ang space po, dalawa po yan, kinoconsider natin. Isang negative space and positive space. Ano po ba yung negative, ano po ba yung positive space? Ang positive space po, ito po yung mga objects na nakalagay. Ito po yung bahay kubo, mga halaman. So, ito po yung mga positive. Ano po ba yung mga negative space? Ito po yon. Ito po yung negative space. Yung kung walang laman. So, ito po yung negative. So,
sa paggawa po ng this garden, kailangan po i-consider ang space. Negative and positive. So yan po, at least alam po natin. Next po, color. Sa color, may tinatawag po tayong analogous. So analogous po, yung pong pwedeng from green to yellow. Kung mapapansin ninyo po, ang color combination po is a monochromatic. Meron po tayong dark green, may light, para nag-yellow, may light green. So monochromatic po. So para hindi po masyadong boring yung design po natin, so kailangan nagbi-blend po yung mga color combination. Kahit po sila ay pare-parehas na green ang color. Ang third po, i-consider din po natin ang texture. Kung mapapansin nyo po sa texture, may tinatawag na depth at saka meron pong width and may height. So kung mapapansin nyo po, sa design kasi ng landscaper or this garden, kinakailangan po kasi may tinatawag na depth. Ang tawag po dito ay tactile. Kung mapapansin nyo po, pag narito po yan, three dimension po yon ang ibig sabihin. Ito po yung ating pong depth, lalim, may width po tayo, saka may height po. So ito po yung height natin. So pansinin nyo po, so kailangan po nating i-consider po din yon sa pag-design po natin. So hindi lang po ang texture, kasama din po ang value. So yung value po, tote and or value, hindi po yun yung presyo. So yung pong value, ito po yung from monochromatic ng, kung mapapansin nyo po itong, ito pong stone or pebbles, meron po siya ditong light color from dark light, from light to dark. So yun po. So kinukonsider din po yun sa elements of design. Pag naman po i-consider naman po natin ang principle of design, kailangan po may unity. Kung mapapansin nyo po, dahil ang akin po ditong topic or ang akin team dito ay bahay na kubo, so, yung lahat ng elements na nakalagay pasok po dito, meron po akong, hindi lang po kita ng camera, may ahas po ako dito, tulad ng pinarento ko kanina. So, meron din po ako ditong kambing, ito po, goat. At meron po ako ditong frog, ito po, yung frog. So, alam po naman natin sa bahay kubo or sa farm na may bahay, ay may matatagpuan po natin yung mga frogs. So, ito po yung mga elements. Meron po tayong mga stone. Ito po, kung mapansin nyo po, may nagre-represent tayo dito ng stone. Kung titingnan nyo po siya, para po siyang totoong bato na nasa ilalim ng isang puno. So, ganun po yung effects niya. At sa elements din po, nilagay po naman natin yung kubo. Kung mapansin nyo po, proportion po sila. So yung ating pong bahay, proportion po yung ating puno na inilagay. Hindi po naman pwedeng yung ating pong bahay ay mas malaki pa doon sa puno. At yung pong ating mga naka-accent po dito, ginawa po natin proportion po siya. So para pag tinignan niyo po siya, para po bang namimik nyo or nakopya mo na po nyo talaga kung ano po yung talagang actual na bahay kubo. Kung mapansin nyo po, dito po sa ilalim ng bahay kubo, meron pong pink. Kasi usually sa mga probinsya, ang mga tao po doon, nung unang bata pa ako, ang ilalim ng bahay ay may nag-alaga ng baboy. So parang ganun po yung theme or concept na nasa ilalim po yung baboy. So na-project po natin doon yung proportion po. So may balance din po, nag-apply po tayo ng balance. So mapansin niyo po, ito po yung halaman, balance po siya dito. So meron din po siyang harmony. Naipakita po natin yung harmony at saka yung transition. So from dito po, pumunta po dito, kahit po siya nakat na dito, may ano pa rin siya. Yung parang nakakonect pa rin po. So kung mapansin nyo din dito, may balance din po siya. Kasi dito po yung center po natin yung puno. Kung mapansin nyo po, kahit po ito ay ating iikot na 360 degrees. So may ano po siya kasi, actually parang one side lang to eh. Pero kung titingnan po nyo yung beauty niya, pwede po siyang tingnan kahit saang angle. So maganda po kasi sa design,
kahit saan po natin ipwesto yung ating this garden, maganda pong tingnan kung sa center, naka-center. Ito pong ating ginawa na to, pwede po siyang i-center natin eh, kasi almost 360 degrees yung design. Pero actually, may one face lang siya. Ito yung face niya. So, yun po. So, yun po yung ating pwedeng i-share. Okay, so Miss Mirna, napaka-informative po at very interesting po yung ating magiging topic sa araw na ito. Ano nga po? At nabanggit nyo nga po itong ating dish garden and terrarium. So, kumustahin po natin ang ating mga kasamahan po sa site? Okay pa po ba tayo dyan? At ready na po ba tayo para sa ating unang actual na demonstration po sa dish garden? Ate Jam and Ate Madel, kumusta po kayo dyan? Hello, Chriselle. Ayun, very eager na na matuto ang ating mga participants dito sa Lucena City kung paano magawa ng dish garden at terrarium. At excited na silang simulan yung hands-on demonstration. Okay po. Kayo po, Miss Madel, kumusta po kayo dyan? Ready na po ba ang ating unang dish garden, the demonstration materials? Yes, Chriselle, nakalatag na nga dito sa bawat grupo, no, yung ating mga materials for our first dish garden. So ito, kung makikita mo dito sa video natin, ito nakalatag na din sa table ng dalawang grupo. Okay, all set na nga rin kami dito and excited na rin sila para magsimula. Okay, maraming salamat po. So ngayon, as of now po, kasama po ni Miss Mirna Frago, ang kanya pong anak na si Mr. Ephraim Frago, sa paghahanda po ng ating mga kagamitan para nga po dito sa dish garden. Ayan, so kung makikita po natin dito sa ating harapan, meron po tayong isang malaking pot at meron po tayong mga iba't ibang halaman. At syempre, andyan na rin po yung ating mga materials na nabanggit din po kanina ni Miss Mirna. So, sa ating demonstration po, iisa-isahin po ni Miss Mirna ang ating magiging step-by-step process sa paggawa nitong ating dish garden. Ayan. So, start na po ba tayo? Game na po ba kayo? Ayan. Game na? Ayan. Game sige. Na game na po. Game na game na. O, sige po. So, ang hawak ko po ngayon, ito po ay yung black na cement na approximately ang lalim po niya ay mga 4 inches, 45 inches po. Pero usually po talaga ginagamit lang sa mga dish garden is 4 inches po ang lalim. So, ang first po natin na gagawin, kung mapansin niyo po dito, malaki po yung kanyang butas. So, alam po naman natin na lalagyan po naman natin ng pebbles. So, kung lalagyan natin ng pebbles, ang tendency, lumusot. Di po ba? So, lalagyan natin siya ng malaking bato. Doon. Na alam natin na makakalabas pa rin yung water. Pero, the first thing na ating pong ating kukonsider, syempre yung halaman. Yung halaman po, kailangan talaga maghanap po tayo ng halaman na maliit lang. Pero kailangan may idea tayo, may concept na tayo. Ano ba yung gusto kong ipakita dun sa aking dish garden? Ano bang story? Kasi mahalaga yung story eh. Ano bang gusto kong ipakita? So, kung meron akong gustong ipakita dun sa aking fairy farm, ito ba ay modern garden? So, dun pa lang, magkakaroon ka na ng idea kung anong halaman ang iyong ilalagay. So, dahil dito, sa case na to, syempre naghanap tayo ng halaman to na alam natin na maliit lang, pero maliit yung mga dahon niya na bumumukha siyang parang puno. Pansinin niyo po, itong halaman na ginamit po natin, this is Papua, para pong mapapansin niyo, para po siyang puno na may trunk, tapos mabush. Then, gumamit din po tayo ng ito, ng grass, na mukha, maliit lang din po, kasi usually po, makikita niyo pong mga grass, malalaki siya eh. Pero this time po, yung makikita nyo pong grass, maliit lang po talaga siya. Then, ito po. Kailangan din po natin ito kasi pang-break naman po ito sa monotonous. Kailangan din niya po ma-break yung monotonous. Pang-contrast po ng design. So, ano po yung first step natin? So, kung may team na po tayo, syempre may team na tayo. Ang una po natin iisipin, yung positioning ng plants.
sa atin pa lang pong tinitingnan po natin ang halaman, kung ang team po natin, kagaya po ang team nito, parang nasa park. Example, nasa park po to. Isipin po lang po natin, sa atin po to isa-set up na ganito, tinitingnan po natin, sineset up po natin siya na ganito. So, nag-a-apply po tayo ng balance. Pasan pa yung isang halaman. Ano pa pwede sana? Yung isang malinggit. Ay, hindi. Yun. So, yan. Nag-ano na po tayo? Nag-set po tayo dito sa ating path. So, alam na po natin, parang yung ba pwedeng maging possible na itsura po niya. So, ganan. So, dito pa lang po, sinasetan natin, parang naglalakbay na po yung ating imagination kung ano po yung magiging itsura niya. So, pag alam na po natin siya, isa-isa po natin silang tatanggalin at ibabalik po sa pwesto. Dito muna sa santabi, tatabi po muna natin. At atin na pong sisimulan na maglagay po, mag-fill ng mga graba or pebbles. First, dahil na po malaki po yung butas nito, so, kailangan po natin ng medyo malaki po na pebbles. Ito po siya. Ito po. So, kung lalagay po natin, patong po natin dito na medyo may kawang na kaunti po doon para naman po yung water ay magdire-diretso at hindi mag-clog. So, kasi pwedeng pag nag-clog po, mararat po yung ating mga halaman po. So, dahil ito po ay kailangan natin ng pebbles, lalagyan po naman natin ng pebbles. Ito po yun. Sa ganito pong kadami, pwede po na kalahati po itong plastic. Ito po. Dalawang klase po yung ginamit natin pebbles. Isang black, saka po isang white. So dahil ito naman po ay hindi makikita, so ginamit natin dun sa ilalim eh yung pong black na kasi hindi naman siya makikita. So sayang naman kung puti kasi yung puti eh pwede pa nating magamit sa ibabaw na pan-design. So ayan po siya. So ayan. So pag nalagyan po natin na ganito, ang next po natin dito ilalagay, pwede po natin lagyan ng charcoal. So, ano po naman, alam naman po natin kanina po, na-explain ko po kanina po, ano po yung purpose ng charcoal. So, asan po yung ating charcoal? No. Ay, hindi po yung charcoal. Yung kaninang galing sa ano? Ito po. Ito po yung ating charcoal. So, malagyan po natin, medyo magdudumi po yung kamay ko, wala akong gloves eh, pero okay lang po. Mas madali po kasi gumawa kapag may, huwag naman po natin isama yung medyo malaki, kasi para po tayong magbabangin na po ng barbecue noon. So ito po, yung po medyo pino, actually ito po ginawa po namin dito, binayo po namin tong ano, charcoal, sa sako, pilasok po namin sa sako, tapos, saka po namin pinukpok para po madurog namin yung ating charcoal. Kasi kung dudurugin po natin siya sa labas, napupukpukin, parang mahirap po natin ma-achieve na mapino. At same time, tatalsik po sa lupa. So, mas maganda, ipasok natin sa sako, doon po natin sila pukpukin. So, ang tendency, pag nabuklat po natin yung sako, durog na po siya. Yan. So, yan po. So, ang purpose po nito, para po ma-filter yung water, malinis. So, yan po. Ang next naman po nito, yung pong ating soil. Pero, pwede po namang kaunti lang po muna ang ilagay natin na soil. Ito po ating soil, mix na po to. May vermicompost na po to. Ito ating soil na ginagamit po ngayon. So, ito po. Ayan. So, ma'am, habang naggagawa po kayo ng ating dish garden, meron po tayong kaunting pahulo ano po sa ating mga viewers dahil talaga naman pong nakaabang po sila dito sa ating dish garden. Ayan, kung makikita po natin, nandito po. Hi, hello po kay Miss Ellen Dimaano. Ayan. So, ngayon po, ituloy po natin yung ating
Quiz True Text. So, nung nakaraan po natin, Quiz True Text ay meron pong nanalo at ang atin pong mapapanalunan dito ay 100 peso load. Ayan, yan po ay mula po sa Smart Communication na isa po sa partners po natin dito sa AgriTalk 2020. So, ito po yung katanungan para po sa ating mga viewers. So, again po, ulitin ko lamang po. Nasa screen po ang numero na pagsesendan nyo at ang format po ng pagsesend ay ang inyong pangalan, address, at ang inyong kasagutan. Una pong katanungan para sa ating mga viewers, anong element ng dish garden ang nagbibigay ng mood at emotion dito? Ayan, so nabanggit po kanina ni Ms. Mirna ang mga elements po ng dish garden. So kung kayo po ay may mga kasagutan, i-text lamang po sa numerong makikita po sa screen. Ulitin ko po, anong element ng dish garden ang nagbibigay ng mood at emotion dito? Ayan. Okay. Ang halaman po kasi, may mukha po yan. May tinatawag pong likod at saka harap. So, haharapin po natin dun sa halaman natin, nasan ba yung mukha at saan yung likod? Kung mapapansin nyo po, pag ito po'y tinalikod natin, pag siya po'y pinigit po natin dahan-dahan, nakikita po natin kung ano po dito yung mukha. So, mapapansin po natin, ang mukha ay ito po. Kasi pag siya po nakatalikod, ito po siya. So, medyo kalbo. So, kukunin po natin yung side na yon. So, kanina po kasi sinukat ko na siya. So, approximately, alam ko na po yung babawasin kong lupa sa kanya. So, doon ko po siya ilalagay. So, ang ating pong nakapag-isip na po tayo ng team dito. Either park or park in a garden. Ganun ba yon? Tama po ba yon? Yan. Ito po. So, hanap ulit po natin ang mukha ng halaman kung saan po nasaan siya nakaharap na maganda. Then, bawasan po natin ng konti yung lupa sa ilalim. Then, ididikit po natin dito. So, yan. So, nagkaka-itsura na po ang ating dish garden. Siguro ano sana nasusundan niyo po ako dyan. Ayan. Sa inyo po. Sige po, tanungin po natin ng ating mga kasamahan po sa site. Ate Madel, kumusta po ang inyong demonstration dyan ng dish garden? Ayan, hello po. Okay, so ayan na po siya. Hello, yes. Yes, Giselle. Ito, nagsisimula na yung ating grupo. Sinusundan, of course, nila si Ma'am Mirna, no? Kung ano yung mga step-by-step na gagamitin. Gusto mo bang mag-interview ako ng isang... Sige ng po. ...isang participant natin para kumusahin natin? Sige po. Lita Abdon. So, kasama po natin si Ma'am Lita Abdon. Yan. Kikwento niya kung ano yung nangyari ngayon sa grupo nila. Ano po natin to? Ilulubog-lubog. Hello po, good afternoon. Hello? Ayan po, hello po. Kumusta po kayo dyan? Kasalukuyan po ay busy na yung grupo namin. So, 2 groups po kami from Batangas City. Yes. Nagse-set up na po nung aming first dish garden. Yes. So ngayon po ay start pa lang po and excited pa po kami sa susunod na mga posible naming magawa base po sa natutunan namin sa lecture. Yes. So ngayon po ay okay po. Apo. Naka-view naman po siguro. So ngayon po ayan. Busy po sila. Nagse-set up. Okay po. Yes. Napaka-exciting po nitong lecture at saka nitong seminar namin ito. So, looking forward po sa magiging magandang output namin ngayong araw na ito. Ayan, opo. Salamat po, napakaganda po, no? Opo, maraming salamat po. Maraming salamat. Opo, ayan. So, medyo... Lita Abdon, sabihin mo na yung latest dito sa amin, Crystal. Balik sa inyo dyan. Sige po. So, ang next po natin gawin, kanina po, no, ilagay po natin dito sa tinanggal po natin. So, alam naman, estimated ko na po kung saan po siya babawasan ang lupa sa ilalim na hindi magagalaw yung kanyang ugat. So, kung mapansin niyo po, inilagay ko po siya dito pero
yung pinaano siya, anong tawag, pinres ko siya. Pinres ko siya dito. So, nung ma-press ko siya dito, so, napapansin ninyo, parang mayroon na siyang mga puno dito. Kung napapansin ninyo, may puno na siya. So, maglalagay tayo. Ito po, kunin niyo po yung isang halaman na to na maliit po ang kanyang... Kung ang napapunta po sa inyo ay mataas, medyo ibabaan niyo po siya. At kung medyo po, kung para po mababa niyo siya, yung pong pagbawas niyo ng lupa, mas ano, mas malaki po ang pagbawas. So ito na mapunta po sa akin, medyo tama lang. So atin pong babawasan ng lupa ulit. Ms. Mirna, speaking po of lupa, may katanungan po tayo dito mula po kay Miss Ellen Dimaano. Ayan, katanungan po, ano po yung mixture ng soil na ginamit? Ito po yung ating ginamit po natin, gumamit po tayo ng tinatawag na mayroon po tayong vermicompost, kasi ito po ay may vermicompost na po. Tapos meron po siyang anong tawag dito, yung sinunog na ipa. At saka meron na rin po siyang yung galing sa coconut. Anong tawag doon? Yung galing sa coconut. Cocopeat. Oo, yun. Cocopeat. Yan. So, ito po. So, imimix-mix lang po yun. So, ito po. Sa ngayon po, ang ating po pong ginagamit ay yung soil na kung ano po yung meron yung halaman. Wala pa po tayong inalagay, kundi yung kanina na nag-mix lang tayo dito. So, ilagay po natin sa center. Kasi medyo mababa po yung kanyang... Yan, mababa. Then, medyo i-ano po natin siya, tawa, i-press. Yan. Yung next po natin, ito po, grass. Grass po ang next po natin. Kung mapansin ninyo, medyo parang maluwag siya. So, pwede po natin siyang lagyan ng lupa dun sa area na yon. So, gamit po tayo ng... Yung lupa natin. Yung lupa. Gamit po tayo ng lupa. Yung ating mixed soil na po. So, lagay po natin dito. Kung mapapansin nyo, medyo malagkit. Kasi po, mayroon po kasi siyang vermicompost na. So, eto po. Hanap po natin yung kanyang mukha. So, pag nakita po natin yung mukha niya, kung saan nakaharap, so, pag nakatalikod, dapat, yung nakaharap, yun po yung ating ihaharap. So, minsan po, nahirapan silang makuhang buo ang plant. So, ang kailangan ginagawa ko po, pinapress ko po muna siya, tapos saka po siya kukunin, para makuha po ng buo. So, yan, medyo, akin po siyang didiinan dito. Then, saka ko po siya ilalagay ito. Dalawang tanong. Sana napapalo niyo po. Yan. Then, next po, so, kasi balance po yung ating gagawin na design. Ganun po ulit, dun sa kabilang side, lagay po ulit tayo ng soil. Medyo malagkit po, kasi nga po, may vermicompost po yan. Then, kunin po, hanapin po natin sa halaman yung mukha ulit niya. Then, press para po makuha natin ang buo yung halaman. Okay po. So, Ms. Mirna, ayan, meron po tayo ulit katanungan dito. Ano mula po kay Indira Banayo de la Mar? Ano daw po yung plants na ginamit? Dito sa grass, ito ay Kyoto grass ang ginamit natin. Dito naman sa, sabi ko sa inyo, mga Papua to, mga Papua. Family ng Papua. Ayan. So, ito pong ating plants ay talaga naman pong, kagaya ng nabanggit nyo, Ms. Mirna, ano, kahit po green silang lahat, ay may iba't iba rin po silang shades ng pagka-green para ma-break naman po yung kulay, kumbaga. Ayan. Ano na pong next natin gagawin, ma'am? Ito po. So, tuloy pa rin ang paglalagay po ng ating soil. Okay po. Tuloy pa rin po ang soil natin. Ayan.
Then meron po tayong pebbles or malaki pong bato. Pwede niyo pong, kahit ano pong position, pwede niyo pong ilagay siya dito. Yan. Ipakita po natin okay, sa ating, yan. Ayan. Ilagay po natin yung ating ano. Then, pwede po kayong mamili dun sa mga given po na, given na pebbles na malaki. San ba yung ating pang ano? Ito pa po yung soil. So, lagay pa rin po tayo ng soil. Ayan. So, habang naglalagay po si Miss Mirna ng ating soil, ay magbalik po tayo para sa ating quiz through text para sa ating mga audience. Ayan. So, para sa ating mga audience, sana po ay nag-e-enjoy po kayo dito sa ating demonstration patungkol sa dish garden and terrarium. So, para po sa ating pangalawang katanungan, ano ang dalawang uri ng space nakapaloob sa principles ng dish garden? Ito po ay binanggit kanina ni Miss Mirna habang tinatalakay niya po sa atin o ikinukwento po niya sa atin. Ito nga pong kanyang dalang may tema pong bahay, kubo at forest. Ayan. So ulitin ko po. Anong dalawang uri ng space na nakapaloob sa principles ng dish garden? Ayan po. So para sa mga kasagutan, ulitin ko po ang atin pong numero ay makikita nyo po sa screen. At syempre po, ang atin pong format ay ang inyong pangalan, address at ang inyong kasagutan. Ayan, Miss Mirna, kumusta na po? Opo, naglagay po ako ng stone, so tanggalin ko ulit. So, hinanap ko po yung mukha ng stone, kung ano po yung naka... Dapat po kasi uhugasan tong stone bago po natin ilagay. So, wala po tayo available na water dito. So, halapin po natin yung mukha. Kasi may mukha din po ang bato. Hindi lang po halaman, hindi naman po pwedeng ito ang nakalagay na gano'n, pangit po. So, dapat hanapin natin yung mukha ng bato. So, inilagay ko po siya dito, sa medyo ilalim nito. Then, ito pong isa, inilagay ko siya na parang patindig. So, parang hindi naman masyadong monotonous na lahat ay nakahiga. So, kailangan, may parang pa-vertical, may pa-horizontal. So, dito ko siya inilagay sa parte nito. Kung mapansin ninyo, hindi siya magkakatapat. Kasi pag naglagay tayo ng stone, dapat hindi siya magkakatapat. Parang isosceles yung kanyang design. Parang meron siya, yun sa triangle, dapat parang hindi sila yung perfect na triangle na ganon. So yan. So medyo ibabaon natin siya. Kung hindi siya bumaon, kuha tayo ng lupa para ipakain yung soil. Para mukhang hindi siya nakapatong. Kasi pangit naman yung pebbles na malaki or yung bato na parang nakapatong siya. So maganda, parang itatanim natin siya. So para magmukha siyang talagang naroon, taga dun talaga siya sa area na yon. So pansinin po ninyo, yung pong stone, pinapakain ko po sa soil. Yan po. Ganun din po yung isa. Ayan. So, very refreshing po, no, Miss Mirna, yung ating nagiging itsura po nitong ating dish garden. Parang ang sarap po tumambay dyan po sa tuktok ng bato. Ano nga po? Ma'am Mirna, opo. Doon ka pupunta, nakalawit yung paa mo. Opo, napakasarap pong umupo kung yan po ay, yun nga po. At kagaya nung nabanggit nyo ay miniature nga po siya nung ating natural ecosystem. Ayan, Miss Mirna, may katanungan po tayo dito. Mula po kay Axel Alzona. Ayan, hello po. Pag daw po ba succulents and cacti ang gamit na plants, ano po yung soil mixture na dapat gamitin at may marirecommendo po ba? At yung percentage po ng pumice po na ginamit? Usually kasi pag succulents, ang ginamit natin ay 70% ang pumice, 30% yung soil. Okay. So sila yung pag-mix natin kasi alam naman natin na pag doon natin sila tinanim sa pumice, nadidrain agad yung water. Alam naman natin na ayaw ng mga succulents ng water. Opo. So, kung pag itong gagamitin natin, mag-stay yung yung water. Mm-hmm. So, yun po yung pwede kong may advice sa kanila. Okay po. So, makakapag-design din po sila ng ganito, pero kailangan pumice yung gagamitin nila. Opo, okay. Hindi po yung ating garden soil na i-recommend. So, yung pong paligid nito, kung papansin niyo po, naka-iikot po natin, lagyan din po natin ng
ng mix soil, yung soil po na mix soil na meron po tayong garden, tawag ito, yung vermicompost. Mm-hmm. Ito po, lagyan po natin. Sige po. Lagyan niyo po. Ayan. So, kung papansinin niyo po, pag kayo po ay nalito, para pong kahit nakatalikod siya, para may itsura, di ba? Mm-hmm. Ang ganda. So, yan po yung mga technique ng design. Actually po, yung pong mga sinishare ko sa inyo, ito po yung actual experience. Hindi lang po siya na-acquire through lecture or ano. Talaga po yung actual experience po. Kasi doon po yung matutukos na, dapat ganito, dapat ganito. Mm-hmm. So, yun po. Then, kung meron po tayong gifted po tayo ng sa design, edi mas madali po para po sa atin. Tama. Pero kahit po naman tayo ay hindi po inclination sa design, pwede naman po ma-develop. So, wala naman pong ano. Ayan. Ayan. Nade-develop din po yan. Yan po. Yan. So, papapansin niyo po, yung buong area po niya, nilagyan po natin. So, kailangan po, puro green po kasi siya to break the monotonous. Ito po ang alaman na gagamitin natin. Flexible po siya. Pwede po din siyang madilig or hindi madilig. So, lalagay po natin siya para po, para magsiserve siya ng parang flower siya doon sa air, sa ano siya. So, as of now po, Ma'am Mirna, meron na tayong ilan nga pong halaman dito? 1, 2, 3, 4. Ayan. So, apat na klase po ng halaman na napakagaganda po pag pinagsama-sama into dish garden. Ayan. Apo. Ayan. So, habang naglalagay po si Miss Mirna ng karagdagan nga pong halaman natin, ito pong, ayan. So, entertain po muna tayo ng ilang katanungan. Ano po? So, ito pong mula po kay Lilibeth Makalagay. Ayan. So, ang katanungan po ni Ma'am ay kailangan pala po establish ng mabuti ang mga ugat ng mga plants na gagamitin natin sa dish garden at terrarium. Tama po ba, Ma'am? Opo. Yung pong kailangan establish po yung ano natin. Hindi po yung bagong cut lang dito po sa atin sa dish garden. Ayan. So, ayan po. Oo. Kasi para din siyang para din siyang nilandscape natin sa garden na malaki. Ang difference lang, narito sila sa maliit na pot. Mm-hmm. Kasi kung halimbawa, hindi pa siya established, syempre alam naman natin, pag bago pa lang natin establish ang halaman, medyo malungkot sila. So parang hindi siya kaaya-ayang pagmaslan na habang pinagaganda mo, dun sa this garden mo, pwede ka naman magpaganda ng wala dun sa this garden, dun sa this mo. Opo. So ilagay mo na lang siya dun kapag maganda na talaga siya. Okay. Para yung benefit na masiyahan ka, naroon na yun. Ayan. Sige po. Ayan, so ilalagay na po ni Miss Mirna yung ating pangalawang halaman po. Opo. Ayan, na pang-accent po natin. Ayan, so bago po tayo magpatuloy dito sa dinedemo po ni Ma'am Mirna, meron po tayong pangatlo. Nasa pangatlo na po tayo na ating quiz through text. Ayan, ready na po ba ang ating mga viewers? Ayan. So kung ready na po kayo, ito po ang ating pangatlong katanungan. Ito po ay medyo tricky po dahil hindi nyo po talaga, kumbaga, huhulaan nyo po. Ayan. So, ilang animals ang included sa ready-made dish garden na may theme na forest at bahay kubo? So, yung kanina pong pinakita ni Miss Mirna, ito pong ating bahay kubo. At yung isa ba po, yung forest naman po, kumbaga, ilang animals po ang naroon po sa dalawang yon? Isend lamang po ang inyong kasagutan sa numerong makikita po sa ating screen. At syempre, ang format po natin ay ang inyong pangalan, address, at kasagutan. Ulitin ko po, ilang animals o ilang hayop ang makikita po sa dish garden na ginawa po ni Miss Mirna. So, pagsasamahin nyo na po yun, yung mga nandito po sa forest at sa bahay kubo. Ayan, Miss Mirna, kumusta na po tayo dyan? Ito, naglagay ako ng soil dito sa area na mababa kasi dito tayo maglalagay ng pebbles natin. So, ito yung tinatawag natin na negative
space. Opo, okay. Or, so, ito yung positive space natin. Yan. So, pwede na tayo maglagay ng ating ito po, mousse natin. Hanap po kayo ng mousse. May mga malalapad po. Diyan. Ito po. So, pwede po natin silang lagyan po itong ating mga area po na ito. Dito po sa likod, lagyan po natin. Medyo ipasok natin kasama yung ano. Yan po. Ito po ulit yung mousse. Okay. Yeah. Ito po. Mousse po natin. Yung buong paligid po, lagyan natin. Ayan. Napakaganda po ng ating po. Ating dish garden. So, nagkaka-itsura na po siya. Mm-hmm. So, ayan po. Pansinin niyo po. Para nasa ano na po siya. Nasa park. Mm-hmm. Ayan. Then, yung loob po, lagyan din po natin. Ito po. Lalagyan din po natin yung park na loob. Ang ganda po ano, Miss Mirna. Parang nakaka-engganyo po na kung totoong park po ay humiga po at tumingin po sa kalangitan. Oo. Ayan. Parang, para ba mawiwili ka? Opo. So. Ma'am, ilang taon na nga po kayo kung akin pong matatanong, ilang taon na po kayong nagpa-practice nito pong dish garden, ito pong pagsistay po lang? Actually, ano, nagturo ako ng dish garden sa mga kids, 2009. Mm-hmm. Ang tawag ko kasi dito eh, landscaping in a pot. Opo. And commonly known as this garden. Yan ang tawag natin. Pero feeling ko na parang nag-landscape lang ako. Kaya lang ang difference, nasa pot. Opo. Yeah. Okay, so matagal na po pala talaga kayong eksperto po dito sa larangan po ng dish garden. Ayan, at kitang-kita naman po sa inyo pong ginagawa na talagang napakaganda po at nakikita po namin yung inyong artistic style, ma'am. Ano po? Kasi hindi lang tayo basta lang naglalagay ng halaman. Mm-hmm. So, nilalagay natin ng storyline. So, sa paggagawa kasi ng anything, kung ano man ating gagawin, kasi pag sa arts kasi, laging may storyline tayo. Mm-hmm. So, ano ba yung storyline na gusto natin ipakita? Yan. Siyempre, kung may story, mas madali po nating magagawa or maiisip yung mga halaman, saka yung design. Pwede nyo kasing paglaruan yung available na design eh. Sabi nga, pwede nyo i-break yung ano, i-break yung principles and ano ng design. Pero kailangan alam ninyo yung rules. So, yun ang importante. Opo, okay. Kasi kung di nyo alam yung rules, mahirap nyo i-break yung ano, diba? So, yan. Ayan. So, dahil ito, lagay natin dito sa tabihan. Kasi parang medyo elevated kasi yung peg na inano natin. So, parang mapapansin ninyo, may elevation. So, ganun yung ating ginawa. So, itong mga ilalalim, lagyan din natin ng mousse. Apa. Para, kasi para maitago natin yung part na may soy. Kamusta po kaya sila doon? Ayan. Hello po. Kumusta po kaya tayo? Talagang busy-busy po sila. Makikita po natin sa ating screen. Ayan. Kumusta na po kaya ang mga kasamahan natin dyan sa Batangas? Ate Madel, kumusta po kayo dyan? Yes, Chriselle. Yung isang grupo ko dito, actually natapos na sila eh. Teka, try ko kung pwede natin ilapit sa kanila yung camera. Sige tapos po. Tapos yung isang group, tapos ito naman grupo sa likod ko, finishing tag test na sila. Wow. Oo. Sige, ito ilalapit natin dito. Sige po.
Yan. So ito yung, yan. Ito yung output, no, ng isang grupo. Napakaganda, Miss Mirna. Yan yung... So, ma'am, kamusta po yung output ng isa naming group dito? Anong masasabi ni Ma'am Mirna dyan, Giselle? Teka, hindi ko makita kasi wala po. Ayan. Ano, oh, nakikita niya ba? Opo. Opo. At least, ano na po nila? Opo, nakuha po nila yung kung paano yung ano, yung concept. Importante po kasi yung concept. Ayan. So, salamat, Tate Madel. Tanungin natin yung isang group member. Okay po. Ah, sige, okay. Okay na po, sige po. Next, yun muna, opo. Yun muna ang latest dito sa amin. Okay po, maraming salamat, Ate Madel. Kumusta po kaya sina Ate John po sa Lucena? Ayan, napakaganda rin po. Po dito, na ito na nagawang this garden at ipapakita rin namin yung kanilang mga natapos ano. Opo. At mag-interview tayo kung ano ba yung story ng kanilang this garden. Nasa na po yung unang grupo dito na gumawa nitong product na ito. Medyo nahihiya pa po. Nahihiya na, po sila. Ito po, Kuya Freddy. Ikuwento mo sa amin kung anong story nitong inyong nagawang dish garden. Opo. Ayan, medyo nahihiya si sir. Medyo hindi po namin naririnig. Pero at least may story. Opo. Sige po, ano po, sige po, Ate Jam, ipakwento po natin sa ating mga audience. Kaya po namin yun. Ang pinakamanan po namin dito, at hindi, ano lang? Okay po. Ayan, so, napakamahihain po ni sir, ano po? Okay. Opo, so napakaganda po ng naging output nila, sir, ano po. So maraming maraming salamat po, Ate Jam. At dito naman po, ipapakita naman po namin yung aming output po dito. Syempre, care of Miss Mirna po, ayan. Ayan. Miss Mirna, ano po ang ating... nangyari na po. So ito po, natapos na po natin tong ating this garden. So ang story po nito, pwedeng siya ay nasa park at medyo elevated po yung area. So kung tayo po ay merong mga maliliinggit na mga tao, pwede po natin ilagay dito or namamasyal or nagpapahinga. Pwede po mating magawa dito para magkaroon po siya ng character. Ayan, okay po. Ayan, so, ayan, Miss Mirna, yun po yung ating unang dish garden. Meron pa po tayong kasunod para sa ating mga viewers. Ayan, nag-e-enjoy po ba ang ating mga viewers? Okay, so mag-entertain po tayo muli ng katanungan habang nag-pe-prepare po sila, Miss Mirna, ng ating pangalawang dish garden. Ayan, so para po sa ating sunod na katanungan. Okay. Mula po kay Miss Ellen Dimaano, paano po hindi madaling mamatay ang mga moss? Actually, ini-spray siya eh. Ini-spray siya ng water lang, okay, as ordinary. Ano? Tapos ayaw niya na masyadong, yun parang direct mismo sa araw. Parang partial, morning sun. Opo. Ganun. Okay, ayan. So, sa ating mga viewers po, makikita nga po natin dito. Hello po kay Lucena Mojica Miranda. Hello rin po kay Amisa Rojas Ompok. Siyempre, ang mga nagtanong po kanina, kasama rin natin si Miss Lilibet, si Miss Ellen. At nandyan rin po, kasama rin natin dito si
J. Mark Lantud, Eloy Reyes. Ayan. So, ayan. Okay. Ayan. So, nandito nga po ang isa po sa mga anak po ni Miss Mirna Frago, si Hannah Faith Frago. Tama po ba, ma'am? Ayan. So, sabi po ni ma'am ay subscribe to my mother's YouTube channel for more educational videos. At ang YouTube channel po ay Lola Juana Fashionista. Ayan. So, si ma'am Mirna po ay very fashionista po talaga. Ayan. So, ayan. Kagaya nga po nang nasabi, para po sa more educational videos ay mag-subscribe po kayo sa kanyang YouTube channel. At syempre, huwag niyo pong kalimutan ang YouTube channel din po ng ATI Calabarzon. Yun nga pong Agri Studio. Ayan. So, search niyo lamang po. Nang sa gayon ay makita po natin. Ayan. So, ready na po tayo para sa ating pangalawang dish garden. Ayan. Ito pong ating pangalawa, yung ating small pot naman po. Ayan. Miss Mirna, ano po ang ating na-envision naman po dito na tema? So, dito naman ang tema natin, parang simpleng ano lang siya. Usually kasi para sa mga baguhan na gumagawa ng dish garden, sa balance kasi may tinatawag na symmetrical saka asymmetrical. So parang mahirapan kasi sila kung hindi balance. Ano. So dun muna tayo sa balance para hindi sila mahirapan. So kung balance ang ating gagawin, lag dun sa ating mga gawa, hindi masyadong silang mahihirapan. Yun ang importante sa kanila. So, ngayon, ang ating gagawin, pwedeng ito ay, kasi tinitingnan natin, actually, marami tayong pwedeng i-concept eh. Kasi sa balance, pwede tayong gumawa ng parang, sa mga design. Teka ha. Sige po, ipakita na lang po muna natin ang atin pong mga gagawin. Wala. Sige po. Na may mental block ang lola. So, ito, ito mas maliit, so mas challenging, mas maliit. Kasi syempre, alam naman natin na, pero dapat pala may butas to. So napansin ko, wala siyang butas. So kung kinakailangan natin butasan, so kung meron tayong pang screw or anything para mabutasan natin siya. So importante kasi na may butas siya, para hindi mabulok yung ating halaman. So, dahil maliit siya, so medyo challenging yung ating style dito na design. So, kung mapansin ninyo, so practice na lang din tayo ng balance and heaven and earth. Parang, eto, kailangan natin, ito actually yung mga halaman malalaki. Pero, ginawa siyang maliit lang, dahil kinat. So, maliliit lang yung kanyang, mga dahon. So, ito yung magbe-break sa monotonous. Kasi glad ay green. So, yung may red. Okay po. So, yung para may contrast. So, kailangan natin. Kasi kaya lang wala siyang butas. So, butasan po ninyo yung inyong ano. Ngayon ko lang napansin na walang butas. Okay, so, kailangan po natin ulit ng graba po. Ito po, graba. Or pebbles. Para po mag-drain. Yan. Ayan. Kailangan. So, opo. Sige po, ma'am. Ano po? Sige po. Yung ating kailangan din po natin ng yung ating charcoal. Ito. Ayan. So, charcoal. Kailangan din po natin ng charcoal. So, hindi na masyadong kakaano kasi mababaw lang naman yung kanyang pagka mababaw lang naman. So, manipis lang. Okay. Kasi baka siya na lang yung... Okay po. So, sa pagkakataong ito po, ma'am, yung atin pong gagamiting mga halaman ay ilang klase po? One, parang tatlo. Ayan, tatlo po. So, kung doon po sa ating kaninang malaking pot, ang gumamit po tayo ng apat, ay dito po ay gagamit tayo ng tatlo. Ma'am, tama po ba? Pwede naman kahit kasi ilan. Opo. Depende sa... Meron pa po pala tayong isa. Ayan.
Pwede naman natin hindi ka gamitin. Okay. Pwede rin naman natin gamitin. Depende sa ayan, so may comment po tayo dito, ma'am. Mula po kay Rosalie Batokabe. Wow, very artistic naman po ang sharer. Ang ganda ng garden, ng dish garden. Thank you, ma'am Mirna. Thank you. Salamat. Ayan. Thank you for appreciating. Apo. Ayan, so ma'am Mirna, ano po ang ating unang gagawin? Stable na po yung ating halaman na lalagay natin dito sa dish garden. Para alam po naman natin na hindi po siya madidisgrasya. So, medyo mas mataas siya. So, nakuha kasi natin dito. Pwede ang design natin dito sa gitna siya kasi medyo mataas. Mm-hmm. Pwede po natin sundan lang tayo. So, parang siguro dito ang magiging design nito. Ang storyline nito, parang nasa oval. Ganon. So, okay po. So, Ma'am Mirna, may katanungan po ulit tayo dito. Ano, wala pa rin po kay Miss Lilibeth Makalagay. Ma'am Mirna, kung gagawa po ako ng dish garden and terrarium, ang intention ko po pang-decorate sa loob ng bahay, ano pong mga maliliit na halaman ang pwede kong gamitin na pang-indoor, indoor plants po? Kasi usually sa mga indoor, alam naman natin ang mga indoor, mga syngonium. So, maganda yan. So, siguro pipili ka na lang ng malaking lalagyan para sa terrarium at saka sa this garden. Pwede kang gumawa. Ito, family ito ng syngonium. So, pwede kang gumamit ng mga maliliit na ganito na pang-indoor. Okay. Ito kasi sa indoor. Kaya, kalina, inano ko siya kasi pwede naman siya maka-adapt sa outdoor. Basta doon lang siya sa area ng morning sun. Okay po. So, ito namang mga to, pwede naman siya sa morning sun kahit hindi siya full sun. Okay po. So, yun, mga family na mga indoor plants na manilinggit lang. So, maraming mga indoor plants tayo na mare-research po kayo na magagamit ninyo na pang yung sa indoor. Pero kahit po siya indoor, nag-require pa rin po siya ng morning sun. Kaya kailangan po, ilalagay niyo po yung inyo pong this garden or terrarium po na malapit po sa may bintana na nasisikatan ng morning sun. Okay. Ayan. So next po, ano pong ating ilalagay? Ito yung medyo mataas kasi, to. Mm-hmm. So, ayan, next po, sundan niyo po kami. Opo, ayan. So, habang naglalagay nga po si Miss Mirna Kasi pwede niyong paglaruan kasi kung ano yung idea ninyo na ano ba yung gusto niyong story or kwento. Kasi marami kayong pwedeng magawa na kwento. Actually, dito sa mga ganito, sa mga this garden, pwede kayong maglagay ng chairs, pwede kayong maglagay ng bench, yung mga maliliit lang. Mm-hmm. Meron naman naglalagay ng mga dipwell, may naglalagay ng banga. So, ano yung story na gusto nyong i-message, na gusto nyong ipakita? So, makikita pa lang yung discarding ninyo. Nagkukwento na kayo, wala pa kayong sinasabi, pero may sasalita na siya. So, yun ang importante, mata pa lang yung ginagamit, wala pang kinukwento kayo. Pero yung design ninyo, nagkukwento na sa inyo. So, yun yung magandang design. Okay po. So, yun, ipipress ulit natin para po makuha natin yung ating halaman. Then, harapin ulit yung mukha kung saan. Ayan, sige. Magbasa po muna ulit tayo ng ating mga comments po dito sa ating Facebook Live po. So, mula po kay Ferds Glorioso, still watching and experiencing, ayan, so nakaka-experience daw po ng slow to no internet connectivity si sir. Don't worry po kasi kung sakali man pong maka-experience kayo ng medyo bumilis na po inyong internet, ay mapapanood niyo pa rin naman po itong ating Facebook Live dito po sa page po ng ATI Calabarzon. Ayan, next po, mula po kay Beng Angkaya. Good afternoon po. Very interesting po. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay dito po sa ating dish garden and terrarium dainty and artsy ng AgriTalk 2020. Ayan, Miss Mirna, pang ilan na po natin yan? Oo, pang tatlong halaman na.
So, ayan. Ito, nalagay natin dito. So, pwede nga maging peg nito kung meron tayong maliit na parang bench. Pwede nyo ilagay dito sa area na to. Mm-hmm. Dito, sa area na to. Dito. So, kung kailangan natin mag-trim tayo. Kung kailangan natin i-trim sila, pwede natin i-trim para ma-achieve natin yung gusto natin. Ayan, so almost done na rin po tayo dito sa pangalawa nating dish garden. Ano po? Kasi mas challenging itong ano eh. Mas maliit ang area. Kahit sa landscape, mas maliit yung area, mas challenging. Kasi kailangan mapapalabas mo siyang maganda kahit maliit lang yung space. So, mas malaki yung area kasi mas maluwang yung paggalaw mo. Mas maibibigay mo yung gusto mong, yung concepto, lahat ng elements, mailalagay mo kasi doon. Saka yung principles. Pero sa maliit na lalagyan or maliit na area, mahirap talaga siya. Very challenging. Pero yun yung ano, yun yung maganda. Saka, ang paggaling sa paggawa ng mga ganito, hindi nakukuha siya na overnight. Kailangan practice. Practice, gawa kayo ng gawa. Mapapansin ninyo, pagaling kayo ng pagaling. So, sa una, syempre, parang naninibago kayo. Paano ba? Mahirap, ganang-ganan. Pero habang patagal ng patagal yan, pagaling kayo ng pagaling. Kasi habang tumatagal, paiba-iba ng mga ideas nyo, mas marami pa kayo maiisip. Ay, ito pala, maganda to, maganda to. So, yun. So, kailangan lang talaga practice. Okay po, ayan. So, napakaganda rin pong takeaway nitong sinabi nga ni ma'am na hindi po makukuha itong ating ginagawa ng overnight lamang po kung gusto po agad natin ng napakagandang resulta. Dahil sa lahat po ng bagay na ating gagawin ay napaka-importante po, syempre, ng practice. Ayan. Opo. Ayan, so ano na pong ating next na gagawin, ma'am? Kung tayo ay may chair or ano, pwedeng dito natin siya ilagay. So medyo malalaki kasi yung ating mga halaman. Pero pwede natin sila ikat. Ayan, sige po. So kumustahin po muna natin yung ating mga kasamahan po on-site sa Batangas po and sa... Opo. Okay po, lagyan po ng story, ma'am. So, kumustahin po muna natin. Kumusta na po kaya sila sa Batangas po? Hello, Priscel. Oo. Ito, ginagawa na nila yung kanilang pangalawang dish garden din. Ongoing for our two groups. At mukhang everything's doing great naman. No? Maganda yung, maganda rin itong kalalabasan ng kanilang pangalawang dish garden. So, mamaya, balikan mo kami para makita natin yung finished product. Okay po. Salamat po, Ate Madel. Kayo naman po dyan, Ate Jam. Kumusta po? Hello, Chrisette. Din yung paggawa nila ng kanilang pangalawang dish garden. At dito naman tayo pumunta sa kabilang grupo para ma-istorya nila yung kanilang dish garden na ginawa. Sir, ano pong story ng inyong ginawang dish garden? Maaari niyo po bang ipakita sa ating mga viewers? Opo. Hindi pa tapos kasi mamaya mo pa magubuo yung story. Ayun, Chriselle? Mm-hmm. Okay po, maraming salamat po Ate Jam and Ate Madel. So, nakakatuwa naman po ano na talagang nakikita po natin yung commitment po ng ating mga participants dito nga po sa Dish Garden and Terrarium. So, mamaya nga po ang pagkatapos po nitong ating pangalawang Dish Garden ay tutungo na po tayo sa Terrarium. Ayan, so kung makikita nyo rin po kami dito po sa Cavite, ang ginagawa po ni Miss Mirna ay almost done na po talaga. Naglalagay na lamang po ng
Moss, sa paligid po. Ayan. So, ma'am, ano pong ating next po na gagawin? So, yung terrarium na tayo. Ayan, okay. Ayan. So, ayan. So, kung may chair tayo, pwede natin lagyan ng chair dito, or bench, or anything. Okay. Story natin. Okay po. Ayan, so maraming salamat po, Ma'am Mirna. So, sa ating mga viewers po, tumutok po tayo dito sa ATI Calabarzon Facebook page. Ayan, dahil patuloy pa rin po ang ating live. Pagkatapos nga po nitong dalawang dish garden, ay tutungo na po tayo sa terrarium. Ayan, so habang nagpe-prepare po muna ang ating sina Miss Mirna at ang kanya pong kasama na si Mr. Efraim, ito po ang ating natapos po na output. Ayan. So, kung meron po tayong bench, pwedeng ilagay natin dito yung bench. So, parang siya ay nasa park. Nasa park din siya. Yung ating ginawa. Okay so, po. Pwede naman sila magawa na kanilang storyline. Kung ano nasa isip nila. So, napaka-flexible ng paging design. Doon pa lang baka kapag-create sila. Kasi alam nila yung basic. Opo. Yan. Maraming salamat po, ma'am. Ayan, so habang nagpe-prepare po naman, sina Miss Mirna and si Sir Efraim, magbabasa po muna tayo ng ilang comments. Ayan. So, mula po kay Francis Talavera, nakakatuwang pagmasdan ang isang mini forest na convert sa isang pot or dish. Ayan, so, opo, nakakatuwa nga po, lalo na po na nakikita po namin dito kung paano po yung ating mga materials po ay nagpo-form po into the storyline na nais po natin gawin dito po sa dish garden. Next po, mula po kay Marisa Clado. Ayan. Good PM po. Thank you po sa bagong kaalaman. Aking natutunan. God bless po at more power. Maraming salamat din po, Miss Marisa. Ayan. Next po, mula kay Lynette Valdenaro. Ayan. Thank you, Miss Mirna, for sharing your talent to us. I gained a lot of knowledge about dish garden and it is very interesting. Ayan. Thank you rin daw po, sabi ni Miss Mirna. Ayan. Mm-hmm. Next po. Ayan, mula po kay Fortunata Kapala. Ang ganda po, Ma'am Mirna. Thank you so much for sharing your knowledge. Ayan, so si Ma'am Fortunata po ay isa sa ating top fan. Ayan. Ayan, so very interesting and informative. And now, we have our guide in making our own dish garden. My greetings po from Rome, Italy. Ayan. Ayan, so para maging top fan po tayo ng ating ATI Calabarzon Facebook page ay syempre bukod po sa palagian po nating pagsubaybay dito sa ating Facebook page ay i-share din po natin ang ating mga post dito, syempre. Ayan, so mukhang ready na po. Ayan, so ayan, i-ready pa lang po ang ating mga halaman. So sa ngayon po ang uunahin po natin ay yung ating... Ayan, so meron po tayong dalawang setup po para sa terrarium na gagawin natin sa araw na ito. Yun nga pong isang, na-discuss po ni ma'am, yun nga pong closed vessel terrarium at yung isa pa yung open. Ayan, so meron din po tayong mga halaman dito, syempre, na ilalagay po natin sa ating mga container. So alam po namin, excited na po ang ating mga viewers po, ano? Syempre, sige, basahin po natin. Ayan. Okay po. Mula kay Amor Katalasan, ang ganda. Ayan, maraming salamat po ma'am sa pag-appreciate. Mula po kay Rodsan Castro, nakaka-amaze tingnan, lalo na sa simula. Then pagkatapos, ma-design. Di mo akalain, ganun pala kadali. Ayan. So, ayun nga po, kagaya ng nabanggit po ni Miss Mirna, makukuha po natin siya sa palagian po ang pag-practice din po. At syempre, nabanggit nga rin po ni Ma'am Mirna na tayo po ay free to create po kung ano yung ating nais na storyline. Ayan. So mukhang ready na po si Miss Mirna. Ayan. Sige po, inaayos po ang ating dish garden.
Ayan, so bago po tayo, kumustahin po muna natin ang ating mga kasamahan po on-site. Ayan, so makikita naman po natin sila sa screen, ano? Talagang busy-busy po sila doon sa kanila pong mga activities na ginagawa. Ayan, so unahin po natin, kumusta po kaya? Ayan, so mukhang nag-meeting-meeting po sila dito sa Lucena at syempre dyan din po sa Batangas. Ayan, Ate Jam, kumusta po kaya kayo dyan? Ayan, hello Crizel. Ayan, tapos na yung isang grupo natin. Halos pareho na silang nakatapos nung kanilang second dish garden. So, ipakita lang din natin yung kanilang nagawang product para makita din ni Miss Mirna yung kanilang finished product. Ano? Okay po. Okay, dito muna tayo sa isang grupo. Okay, ang unang grupo at nawawala na naman sila. Laging biglang nawawala pag lumalapit yung camera. Paki-storya lang po sa amin. Ano? Itong inyong ginawang second dish garden. So, bukod kay Kuya Freddy na kanina pa ang exposure natin sa kanya, yung ibang teammates naman niya, ano, apat po sila sa kanilang grupo. So, tawag lang po ako ng isa para po ay ipaliwanag lang po sa amin kung ano po ito yung nagawa nilang second dish garden nila. So, sino po ang gustong mag-share? Oh, si Miss Mia daw. Ayan, sige po. Huwag ka na po mamahiya. Miss Mia? Ay, medyo mahiyain. So, dito na lang uli tayo. Sige po. Okay, Kuya Freddy, ano? So, paki-storya po sa amin itong inyong ginawang second dish garden po. Medyo mahina lang po Ate Jam. Ano po? Lapit-lapit po ng kaunti. Magkabinaan po siya. Lahat po nung pagkaliwat ka ng paras-paras din po siyang mahihanan na magkatulog po. Sabay ko yung taipot niya po, panay table, sabay po yung ibabaw, panay ano po, yung lumot po, sabay may patuloy pong malamit. Kaya po ganito ang ginawa po namin. Tinaasan po rin namin. Dahil po, kaya parang siya tinaasan. Yung pinaka-base po namin, walang butas. Para po pagka magkatulog man po ang base niya, hindi po siya basta-basta malilunod ang mga halaman. Ayun po ang pagkakapaliwanag sa atin ni Kuya Freddy. Maari mo bang ilapit sa ating camera ang inyong nagawang dish garden? Ayan, napakaganda po, Miss Mirna. 360 daw po, yan. Ah, 360. Okay. 360 design. Okay po. Punta naman tayo, Crizel, sa ating ikalawang. Ito naman yung kanilang natapos na dish garden. So, sir, natapos na po ba yung istorya na ginagawa ninyo po? Actually, ang istorya nito, meron isang hari na pinabantayan siya ng mga alagad niya. So, sobrang pagbubantay, nagagay pa siya ng bahog. Pero walang bahog doon, kaya okay lang. Pero sa tingin ko, ay maganda. Sa tingin ko lang, ewan ko sa kanilang iba. So, ito po, ipakita ko lang po sa camera ang kanilang ginawang product po. Para makita napakaganda. Ayan po. Iba ko daw po siyang ginawa. So, ayun lang muna, Crizel, at magre-ready rin yung dalawang grupo para sa terrarium. Okay po. Maraming salamat, Ate Jam. So, dyan nga po sa inyong site, meron pong storyline. So, kagaya nga po nitong may hari at may mga alagad. So, talagang nakabuo po sila ng story. At napakaganda po, no? At dyan po, Ate Model, kumusta po yung kanilang naging output sa pangalawang dish garden? Si Ma'am Mercy Dagos, isang member dito sa isang grupo para explain yung storyline ng kanilang mga ginawang dish gardens. So magandang hapon po sa lahat. Ang istorya po ng aming ginawa, kami po ay doon sa Forest Park.
Eh, medyo kulang lang po. Dapat dito, sabi nga ng ating resource person, pwede dito may mga taong namamasyal dito sa ganyan. Para mas malalo, mas maganda pa siya at para mas ma-enhance pa yung kanyang design. O, pwede rin naman lagyan dito ng halimbawa ay na, kunyari nasa park na kayo, yung may mga chair, na para pa mas mapaganda yung design ng ating dish garden. Okay po. Okay, Crystal. So, yun muna yung update dito sa aming site, no? Excited na rin sila for yung ating demo naman sa terrarium. Okay po. Maraming maraming salamat, Ate Madel. At nakita nga po ni Miss Mirna, ano? So, sabi niya po ay maganda daw po ang mga naging output. Ano po? Ayan. So, dito po kami sa Cavite. Ready na po kami dito sa Cavite para naman po sa terrarium. Ayan, so Miss Mirna, ano po ang ating unang gagawin? So, gagaya lang sabi ko kanina, kailangan may storyline to. Ito, sobrang hirap ito kasi ang liit-liit lang niya. Actually, nakakita ako ng mas malaki kaya na-order na namin to sa online. Pero, wala kaming magawa kasi meron na siya. So, ito medyo challenging kasi maliit yung ating gagawin dito. So, mag-isip tayo, ano ba yung maganda na pwede natin magawa sa ganitong kaliit. Marami sana tayo pwede magawa na design para dito. Pero for now, siguro pwede natin maisip dito garden in a desert, mga ganon, ang ating pwede maging peg dito. So, yon. So, ang first, siyempre, alam naman natin ang kailangan natin dito ay table. So, dahil ito ay transparent, gumamit tayo ng color. So, may color tayo na pebbles. Meron tayong pino. May pino tayong pebbles. Kahit na ito medyo maano din. Ito to. Konti lang. Ayan. So, ito po yung ginamit ni Miss Mirna. Ito. Naglagay tayo ng pebbles dito. Then, ang gagamitin kasi natin dito, ano siya eh, kailangan din natin dito ng charcoal. Hindi pwede mawala ang charcoal. Ito yung charcoal natin. Hindi man natin kailangan madami kasi maliit lang naman tong area. Usually, pag ganito, nilalagyan sila ng plastic. Yung between noong charcoal at saka noong pebbles para hindi bumaba yung charcoal. Kaya lang sa ating case kasi na overlook ko pero pwede naman kasing wala noong plastic. Pero yung plastic binubutasan yon para din lumusot yung water. Okay. So, yun. So, kahit naman siya ay walang plastic, pwede naman. So, lagay natin ulit yung charcoal natin. So, i-zoom natin dito sa ating... Dahil ang ginamit natin po ay gagamitin natin mga halaman ay mga succulents. So, alam po naman natin na kapag succulents, ito, ang kanyang gusto ay sa pumice siya nakatanim. So, ang gagamitin po natin na soil ay may pumice po. So, yung pumice, 70%, 30% po yung soil po niya. So, yan. Isan po yung ating pumice. Next po natin. Yan. So, ito po yung ating pumice. Na-mix na po natin to. Natimpla na po natin. Ito po natin sa kamay. Ito po. Kung nahihirapan po tayo na kamay natin, gumamit po tayo ng spoon. Meron po tayo mga plastic spoon. Simplado na po to. So, lagay lang po natin dito. Ayan. So, habang naglalagay kayo, Miss Mirna, ng pumice po, ay magtatanong po muna ako sa ating
viewers para sa ating quiz through text. Ayan, so nasa pang-apat na nga po tayong katanungan. Ano po? So, ang ating pang-apat na katanungan po ay ano ang maaring ipanlinis sa ating terrarium? Ayan, so kung alam niyo po ang kasagutan, i-text lamang po sa numerong naka-flash sa screen. At syempre, ang format po natin ay ang inyong pangalan, address, at kasagutan. Ulitin ko po ang katanungan, ano ang maaring ipanlinis sa terrarium? Ayan. So, Ma'am Mirna, ano na po ang ating... So, pwede naman natin itong i-design na pataas. Ganito, ayan, ganan. Hindi yung flat lang. Hindi naman siya nakaganan. Ito yung ating pinaka kataniman po natin. Okay po. Usually po kasi ang ating po mga succulents, ito po talaga ay pag halimbawa galing po sa nursery, usually po ang mga succulents natin nanggagaling po ito ng Baguio. Mm-hmm. So kung nanggagaling po ng Baguio, so pag dumating po dito sa baba, medyo mag ano po sila ng kanilang sa environment kasi galing sila sa malamig, medyo mainit po sa atin dito sa baba. So ang ginagawa po, tinatanggal po ito sa kanina pong soil at ito po ay lilinisin po yung ugat. So walang matitirang soil. At siya po ay mga 3 days po na naka-dry. Air dry lang siya. Then after 3 days po, saka po siya tatanim. Then 7 days po siyang hindi tinitigan. Okay po. So, i-acclimate po muna natin. Tama po ba, Miss Mirna? Yes, po. Opo, i-acclimate po muna natin ang ating mga halaman. Nang sa gayon po, ay sigurado po tayo na mabubuhay po ang ating mga halaman. Ayan. Next. So, ito po, kagaya po nito, ito naman po ay buhay na. So, alam po naman natin sobrang laki siya. Kuha lang po tayo dito ng ano, ng ating gagamitin. So, kung gagamit po tayo, so, kailangan, ito pa naman kaya pa nating abutin. So, pwede pa naman siyang, ano po siya, kung baga, isipin po natin saan ba natin lalagay yung design. So, i-ano po lang natin siya. So, kain, ganun. Mm-hmm. Tapos, ilalagay lang po natin ito kung saan sa particular na natin i-design. So, pag kinuha po natin, dapat kasama talaga yung... Mm-hmm. At dapat then, po dahan-dahan. Ito po, dahan-dahan talaga. Medyo, pagdating po sa terrarium, talagang napaka, ano po talaga niya talagang dahan-dahan po talaga ang ano niya po. So, ma'am, ito po, ma'am Mirna, sadya po ganito po ang kanyang texture. Opo, ito po yung galing po kasi yan sa ano, sa atin sa norte. Mm-hmm, okay. So, ang ating pong mga halaman ay usually po, doon po nanggagaling sa norte. Okay po. Yan. Ayan. So, habang naglalagay po si Miss Mirna ng design po sa ating terrarium, na open terrarium, ay magbasa po muna ulit tayo ng ilan pong comments dito po sa ating comment section. Ayan, mula po kay Maricel Bernil, saan po kaya makakabili ng mga dish pot na pwedeng pagpraktisan po para sa dish garden? Katanungan po pala ito, Ma'am Mirna. Marami pong mga, kung saan area po ba sila? So, number one, kung saan area sila. Tapos kung saan po kayo area, malapit, marami po dun sa inyong mga center, garden center na mabibilhan din po na hindi po mawawalan. Kung halimbawa po ay kayo nasa parte ng Cavite or ng parte ng Quezon, hindi po mawawalan ng mga pots na center po dyan sa inyong lugar at na nagtitinda po ng mga halaman. Usually po, yung po mga magtitinda ng halaman, sila po ay may mga tindang okay pots po. So lalo na po ngayon, Ma'am Mirna, ano na talagang na on the rise po yung ating mga plantito at plantita. Okay. Ano po? So parang kahit saan po tayo tumingin, may mga... Nagkaroon po sila ng awareness. Mm-hmm. Yung pong siguro po dahil po sa pandemic,
nagkaroon po ng factor. Dati po kasi ang lahat po ng mga tao ay busy. Opo. So busy sa work, busy sa pag-aaral, lahat po sila busy. So dahil sila busy, wala po silang time, hindi po nila napapansin ang about sa nature, sa mga plants. So dahil nga po nagkaroon ng pandemic, so nangyari, wala silang choice kundi mag-stay at home. So dahil sa pag-stay nila sa bahay, so doon nila nakita na ang na-appreciate nila na napakasarap palang mag-alaga ng halaman. Actually, for more than 20 years, hindi ko pa anak, yung bunso ko. Mm-hmm. Yung bunso ko is 21 years old na ngayon. Siya ay hindi ko pa anak. Naghahalaman na ako. At pag ako ay na-stress sa mga work ko, naghahalaman. So, na-decide ako noong time na yun na ba't hindi ako maghalaman. At the same time, ang forte ko talaga ay design. Okay. So, yung aking passion sa design ay na-apply ko din dahil napunta ako sa gardening. So, yun. Maraming trivia. Opo. Ayan. So, very interesting po ang kwento natin dito sa terrarium, ano po. And next naman po, ayan, inilalagay na po ni Miss Mirna yung ating pangalawang... Siyempre, kailangan natin siyang medyo cultivate para ilagay natin dun sa loob yung ating... Ito. Ayan. So, ang ating pangalawang halaman po. Ayan. Actually, siya yung mahirap itanim. Mm-hmm. Kasi naglulus to. Naglulus siya. So, medyo dry po siya, Ma'am Mirna, ano po? Oo. And actually, hindi siya dry. Ano siya? Kung titingnan talaga. Mukha siyang dry, pero ano siya? Loose po. Pag hinipo mo siya, medyo ano siya. Yan. Medyo basa-basa po. Basa-basa. Pwede po kayo natin ipakita sa ating... Oo, yan. So, dito po sa ating... Yan. Kung mapapansin nyo, sa ilalim naman, meron din naman siyang... At least, sumama na yung ano natin eh. Yung... Uling. Pero ginamit natin ito puting pebbles kasi maliit kasi yung ano eh, yung ating bowl, kaya medyo nahirapan tayo. Pero okay lang yan. Challenging talaga. Opo. So yan. So ginawa natin doon dalawang klase ng halaman. Yan. Yan. Pwede natin nilagyan din ito ng kahit nga 2 plants lang dito kasi maliit lang naman siya. Okay na yan. Then yon. Mga embellishment na po ang ating next na ilalagay. Oo, para mabuhay siya. Ayan po, so itabi po natin ito ng kaunti para po makita ng ating audience po. Ayan. Okay po, ayan. So habang naglalagay po si Miss Mirna ng mga palamuti po sa ating open terrarium, ay basahin po muna natin ng ilang comments po. Ito pong mula kay Joel Madarang. Salamat po sa AgriTalk at ATI Calabarzon sa dami naming natututunan at impormasyon sa paghahalaman. Ayan, so God bless you po from Dubai, UAE. Ayan, maraming salamat po, sir, sa pagsubaybay po dito sa amin. Next po, mula kay Myla Makahilig. Thank you, Ma'am Mirna, for sharing your talent and inspire us to make our own dish garden. God bless po. Ma'am Mirna, ano po yung masasabi? Thank you so much for appreciating yung ginagawa po natin and salamat din po at kayo po ay nakakapagpataba ng puso. Ayan. So, so mutual po ang ating nararamdaman. Ano po? Ayan, next po mula kay Miss Ellen Dimaano. Thank you po. Marami na po akong nakahandang mga bote. Wow, good to know po yan, ma'am. Kasi matagal na akong nagbabalak gumawa ng terrarium. So, hindi ko pa lang nasisimulan dahil wala pa akong patungan. Ayan. So, maraming salamat, Miss Ellen. At syempre, sana ay nakatulong po sa inyo itong ating AgriTalk 2020 Dainty and Artsy. Nang sa gayon po ay maumpisahan nyo na po ang inyong terrarium. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy sa pagbabasa ng comments, ipakita po natin yung simpleng ang simple at finished product po ng ni Ma'am Mirna para po sa open terrarium. Ayan. So, Ma'am Mirna, ano po ang ating kwento dito? So, ito parang nasa garden desert lang to.
So, alam naman natin na sa desert, matatagpuan more on mga parang mga cactus. Opo. So, mga succulents. So, although magkaiba sila, yan. Ayan, so napakaganda, ano po, ma'am? Oo, meron tayong open and ano, opo, open positive and negative space. So yun, mahalaga yun. Kasi bakit po mahalaga yung open and negative space? Yung negative space, siya po yung nag-a-uplift noong ano, noong pong ating positive space. So pansin niyo po, kung wala po yung white na to, hindi po siya aangat. So in-uplift po niya. So yun yung purpose. Okay po. Ayan. So, ma'am, kung very challenging na po itong ating... Mas challenging pa yung susunod po natin gagawin. Ayan. Yeah. Okay. Ito po ang ating finished product. Ipakita lang po ulit natin. Ayan. So, makikita po natin na napakaganda po, ano, ng ating open terrarium. So, makikita nga po natin dito yung mga design po na ginawa ni Ma'am Mirna. Ayan. At syempre, meron pong mga levels din po yan. Ayan. 360 view po ng ating terrarium. Ayan, so, kumustahin po muna natin, ano, yung ating mga kasamahan po on-site. Kumusta na po kaya sila? Nakatapos na po kaya sila ng ating open terrarium? Ayan. Kumusta na po kaya sila? Yan, mukhang... mm-hmm. Nahirapan po kaya, sabi ni Miss Mirna. Bising-busy po sila. Makikita po natin dito sa, ayan po, bising-busy po sa Lucena. At ito po sa Batangas ay may nakahanda na po na mag-share po ng ating impression po dito sa ating ginagawa. Miss Madel, kumusta po kayo dyan? Yes, Crisel, ito kasama natin, sir, no, para ikuwento naman niya kung ano yung ginawa ng grupo nila dito sa ating open terrarium na demonstration. Sige, sir. Ito mo po. Yeah. Ito po aming grupo gumagawa ng open terrarium. Lati po ng mga try muna. At saka nilalagay itong mga halaman. Ito, dahil maliit ang space, medyo mahirap, pero it's a magandang pag-aralan kung ganito sistema. Thank you. So, challenging ka, Marcel, yung open terrarium compared dito sa this garden na parang sisiw lang para sa kanila kanina. Malabas yung creativity nila. I-design, no? Kung ano yung story behind din sa kanilang ginagawa na open terrarium. So, yan muna dito sa side ko. Balikan ko mamaya yung kabilang dito na makamusta naman yung kanilang output. Okay po. Maraming salamat, Miss Madel. So, yun nga po, kagaya ng nabanggit ni Miss Mirna, ay medyo challenging po itong ating open terrarium dahil maliit po ang ating bowl. At syempre, yun nga po yung maganda po. Lalabas po, Miss Mirna, tama po ang kanilang creativity kung paano po nila magagawa ito nga pong ating open terrarium. Ayan. So, kumbaga, ma'am, parang level 1 po ba ito? Dahil meron po tayong level 2, ma'am. Mas mahirap. Opo. Na mas mahirap. Actually, pahirap ng pahirap. Opo. So, kung kanina yung atin pong mga kasama on-site, mabilis pong natatapos. Opo. Ano po? Ngayon naman, medyo, syempre, challenging eh. Kasi, yun nga yung maganda nun. Kasi, sabi nga, mas mahirap yung ginagawa natin. Mas maganda. Kasi kapag tayo gumawa na, nang mahirap pa ulit, kung mas mahirap na yung ating gagawin, hindi na tayo masyadong mahihirapan kasi nagawa na natin yung mahirap, yung mas mahirap. So, yun yun. So, kaya okay lang na yung mga mahihirap ay gawin natin dahil madali natin ma-overcome yung mga darating pa nating mga pwede nating gawin. Okay. So, kung makakatuto tayo na dito kasi ginawa natin open na ganito, kung gagawa tayo sa mas malaki, eh, hindi na masyadong mahirap. Opo. Kasi syempre, sabi nga nila eh, nagawa ko sa maliit, sa mas malaki pa. Mm-hmm. O, diba? Mas opo, madali. So, mas madali sila gumawa ng storyline sa mas malaki. So, okay, yun yung ano niya. Yun yung advantage ng mas malaki. Okay po. So, before po tayo tumuloy dun po sa ating pangalawang terrarium, kumustahin po natin mula po sa Lucena? Kumusta na po kaya sila, Ate Jam? Ayun, hello Crisel.
ito, tinatapos na nila, finishing touches na yung kanilang ginagawang first terrarium. At gaya nga din ang nasabi ni Madel ng Batangas, medyo nahirapan nga din sila doon sa terrarium kumpara doon sa kanina doon sa Dish Garden. So ito, punta tayo sa unang grupo para sige makakita po natin yung kanilang produkto. Ayun, nandito tayo sa unang grupo, sir. Maaari niyo buong paliwanag itong inyong ginawang terrarium po, yung unang terrarium po. Good afternoon po ulit. Actually, ang aming pong concept dito ay from beach going to desert, kasi may cactus, going to forest. Thank you. Ayun, Criselle, from beach to forest daw. Tsaka ano, sir, yung isa po? Desert naman po. Ayan po yung kanilang konsepto dito sa ano, sa terrarium na kanilang ginawa. At ano naman po kaya ang masasabi doon ni Ma'am Mirna po? Opo, natutuwa po ako kasi ang gagaling po ng ating mga estudyante, participants po natin. So, alam po, kasi taga yung basic po talaga ay dapat may concept. So, nakita agad nila yung concepto, mas madali po mag-design kahit po, sabi ko nga po kanina, kahit po medyo challenging yung ano eh, na talaga po namang nakakagawa po sila. So, yun po yung nakakatuwa. Okay po. Okay, so maraming salamat Ate Jam. Magpatuloy po tayo sa ating pangalawang terrarium. Yes po. So ngayon po ang ating po naman terrarium ay close naman po, close terrarium. So kung mapapansin niyo po, may hawak po akong bote. So ito pong bote na to ay mga youths or mga gamit na po ng mga bote, pwede po natin itong mabili sa mga junk shop. So, kung sa mga junk shop po, makakakita po tayo ng mga bote na used na, na may mga takip po, na ganito. So, ito po ay, kung di po ako napagkakamali, napaglagyan ito ng either alak, wine, or suka. So, yun po. Ang mga pwede po nilang nanggal, kung ano pong laman niya. So, mas challenging po to kasi po, yung tatanim po natin, nasa loob, eh, ang lalim po niya. So, para po sa inyo, kung ikaganan po natin, parang mas mahirap kasi maliliit po yung ating mga halaman. So, para po mas madali, mas maganda po, nakatindig lang na ganito. So, yun po, ang first po natin, kailangan po natin talaga, meron po tayo nito. So, ito po yung ating armas sa ating pong paggawa ng terrarium na ganito po nasa bottle na terrarium. So, kailangan po natin ng stick or ng wire o ng, anong tawag po nga dito? Yung, hindi. Ang tuso. Yung wire. Wire nga. So, meron po kasing mga nabibili talaga na ginagamit na, ano. So, ito improvise lang. Ito ating wire na ito. Para po, makuha natin kung ano po yung ating nalagay. Sa paggawa po ng ganito, alam po ninyo, hindi po kailangan maging complicated. Simple lang, pwede na. Yung pong gumawa, maglagay lang po tayo dito ng halimbawa po ay meron lang siyang kahoy. Lagyan nyo lang siya ng mga mousse. Mousse pa lang, ano na po siya. Yung panalo na. So, usually po kasi ginagawa sa ganun para dumikit yung mga mousse. Nagkakaroon po tayo ng mga, para ginuglo natin siya. So, dito, hindi naman natin mapapakita kung paano mag-glo. Pero at least meron po silang idea. So, syempre yung first sa ganito po, ang ating pong gagawin, lalagyan ulit natin ng pitbulls. Hindi po pwede mawawala yung pitbulls. Dahil yun po yung pinakamahalaga sa lahat. So, dahil po siya po ay malalim, kailangan po natin dito ng embudo. Or mag-improvise po kung wala tayong budo, panel po na karton or papel na matigas. Ito po. So, i-fold po natin siya kapag ganito para po maipasok po natin yung ating mga pigballs po sa loob. Kasi pag po, kinamay po lang natin, ay matatagalan po tayo. So, dapat po ay maging si MacGyver din po tayo. Paminsan-minsan. So, ayan po.
Ayan, so improvised po ang ating magiging imbuda. Ano po, ma'am? Improvised. Ayan, so mula po doon sa ating pantusok, pwede pong gumamit ng wire or ng stick or kung ano man po na maaari po nating magamit. At syempre, yun nga pong ating imbudo na pwedeng gawa po sa papel. Ayan, so yung, po, yung papel or carton na maaari po nating ma-fold. Ayan. So, ayan. Kailangan natin maging MacGyver talaga. Okay, mahuli. Tutundos na natin. Ayan, so tinutusok-tusok po ni Miss Mirna yung dulo po ng ating improvised embudo. Nang sa gayon po ay bumaba nga po itong ating mga bato. Ayan. Ayan, tinutusok po natin. Ayan. So, patuloy po natin gawin yon hanggang sa medyo malambot na po itong ating ano eh. Malambot na po itong carton ko. Anak, tulungan mo ako din. Para. So, ayan, kasama po natin ang anak ko ni Miss Mirna na si Sir Ephraim. At, ayan, so ngayon nga po, nasa proseso po tayo ng paglalagay po ng mga pebbles dito po sa ating magiging closed terrarium. Ayan. So, napakaganda po ang ating titingnan, ano? Ayan. Naririnig nyo din po yung pagbaba po ng ating mga bato. Ayan. ASMR. Ayan. So, ayan. Next po. Ayan. Sige po, ma'am. Basahin ko lang po muna ang ilan po sa ating mga comments. Ayan. So, mula po kay April Torres Malabaga Malanggan. Ayan, my favorite webinar series so far. Napaka-creative and nakaka-amaze. Talagang matcha-challenge ang creativity mo dito. Ayan, maraming salamat, Miss April, sa iyong feedback nga po dito sa AgriTalk 2020, Dainty and Artsy. So, tama po kayo, no, Miss April. Meron po tayong serye ng mga plant arts, webinar series on plant arts. At isa nga po itong dish garden and terrarium. So sana po ay pakaabangan nyo pa rin po yung susunod po natin na topic. Ano po? Ayan. So next po ang ating next comment po mula kay Geraldine Gan. New member here. Thank you for sharing your passion and knowledge. Ganda. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Thank you so much. Ayan. Glory to God. Ayan. Glory to God. Yan, so si Miss Lilibeth po, si Miss Lilibeth po yung kanina pa rin po natin kasama po. Very active po, no? Maraming salamat, ma'am, sa pagsubaybay. So, ang kanya pong sabi, "Hi, Ma'am Mirna, I'm enjoying your demo. Thank you. Meron akong terrarium sa bahay, pero puro artificial plants yung nakalagay. Kala ko di pwedeng ilagay sa dish ang fresh plants. Now I know pwede pala. Thank you." Okay, ngayon po, mapupuno na po ng halaman ang inyong buong paligid. Fresh na yan. Ayan. So next po natin ay ito na, charcoal. So kailangan po natin ng charcoal. Ayan, so nakatapos na nga po, nakapaglagay na po kanina ng atin pebbles. Pong mga pebbles. Next po natin ay ang charcoal. Yes. Okay. Ayan. Cultivate natin. Ayan. So, ngayon po ay hinahalo-halo po ni Miss Mirna. Pinapansay yung... Apo. Then, humus na. Ayan. So, habang naglalagay pa nga po, next pong nila, una po ay pebble, sunod po ay charcoal. And next po ngayong ating pumice rock. So habang naglalagay po sila, ma'am, ay meron po tayong sunod na katanungan ng ikalima po nating katanungan. Ayan, so napakarami po ano na nagte-text po dito sa ating quiz through text. At yan, ulitin ko lamang po yung ating format, name, address, and answer. Ayan, so para po sa ating panglimang katanungan, ano po ang tawag sa halamang ito? Binanggit po ito kanina ni Miss Mirna at saka ni Sir Ephraim. Ito po mismo.
Ito po, yung atin pong ginamit sa dish garden. Ano pong tawag sa... Opo, ito pong ginamit po natin. Ano pong tawag dito sa halamang ito? Kung alam niyo po yung kasagutan, ilagay lamang po sa... I-text lamang po sa numerong nakalagay po sa ating screen. So again, ang ating quiz through text, ang ating format po ay name, address, and answer. Ayan. So ayan po. So ngayon nasa proseso pa rin po ng paglalagay. Sina Miss Mirna ng ating Pumis. Ayan, ma'am, kumustahin po ko po kayo? Ano po ang status ng ating terrarium na close? Nilalagyan po natin ng Pumis. Kung mapapansin ninyo, hindi pantay yung ating paglalagay ng ano, ng Pumis. So parang may elevated yung part. Mm-hmm. Ayan, so meron po tayong design dito po sa hindi siya atin. Masyadong okay po. Ayan. Ayan. So, ayan. So kung atin po siya lalagyan ng design, so, pansin po natin ang liit lang ng bibig niya. So kailangan, halimbawa, example, ito yung ating papasok dun sa area na yon. Cultivate lang po natin yon. Yung area na yon. Yan. Tapos, ito po, sirain po natin ng plastic. Ayan, so dun po sa loob ng ating bote, ay nag-cultivate po si ma'am, naglagay po siya ng space kung saan po ilalagay sa, itong ating halaman. Shoot natin yung ating halaman. Opo. So, kung mapapansin ninyo, binawasan ko yung soil. Mm-hmm. Oo. Ayan, very challenging, ma'am. Very challenging talaga. Pinahirapan tayo ng sir, ni Dr. Honor. Pero, nakakatuwa kasi ito yung maganda. Kasi siyempre, sanay tayo, gusto natin yung laging madali. Opo. Hindi ano. So, gumawa din kami ng parang improvised na wire na parang sipit. So, gumawa tayo din. Pero kahit naman mura nito, pwede rin naman ito. Mm-hmm. Isushoot mo siya doon dahan-dahan. Pero syempre, ito mas parang mas madali. Kasi parang sinipit mo siya eh. Opo. Kasi dahan-dahan mo siyang ibababa. Apang talo. Okay po. So, para doon sa ating mga kasamahan po on-site, meron po silang, ang gamit po nila ay ito po. Ito pong ating simple na pantuso po. So, ma'am, tama po. Pwede rin naman po ito. Ano po? Ayan. Actually, dapat pala. Ayan. So, dahan-dahan natin ano siya, ibababa, anak, i-ano mo. Actually, sa terrarium, hindi pwede dito yung dali-dali ka. Talagang na kailangan napaka-gentle mo dito pag hawak ng iyong mga halaman. Parang siyang dahan-dahan talaga. Parang slow motion ang galaw mo dito. So, talagang very careful po tayo. Oo, kasi pwedeng sa isang ano, talagang masisira siya. Mm-hmm. Pwede talagang masira. So, tanggapin natin yun na pag gumagawa tayo, makakasira talaga. Hindi ka tayo makaka-perfect. Ako. So, talagang ganun. Huwag tayong mawawala ng pag-asa or malulungkot na, oy, na hindi ko na ilagay, hindi ko na. Kasi lahat naman nagsimula sa... hindi marunong. Lahat ay napapag-aralan. Words of wisdom po mula kay Miss Mirna. At syempre, ma'am, matanong ko lamang po, ano po yung, ayan, nakapasok na po. Nakapasok na kasi dahan-dahan. Opo, yung ating halaman. So, saka natin siya. Awa. So, yung challenging talaga. Para makuha mo siya, para maglagay mo dun sa area. Anak mo, masyadong hindi. Huwag masyadong hindi. Ayan. So, tandik mo na na. Ayan, so ngayon nga pong nakapasok na yung ating halaman dun po sa ating bote, ay ngayon po ay tinutusok po ni Miss Mirna or kinukultivate po niya yung ating halaman doon po sa ating soil mixture. Ayan. Ayan. Napakaganda. Parang nagkaganda po talaga mo. Opo. Challenging lang po talaga. Okay lang yan. Opo. Kasi lahat naman nagsimula sa
Ganun. Ay, wala sinira na magaling agad. Tama. Kasi kung lahat magaling, hindi yun din tayo mag-aaral, di ba? So, kaya nga tayo nag-aaral kasi lahat ng bagay sisimula sa hindi marunong. Mm-hmm. Yan. Ayan. So, parang doon natin siya tatanim. Parang nag-aano ka din. Parang kasi nagtatanim lang sa isang plot area, ang difference lang, nasa loob siya ng bote. Opo. So, yun yung challenge. Kasi, syempre, dadaanan mo, maliit lang yung bibig. Usually, kasi ginagamit ng iba, yung sa bote, malaki yung bunganga, kahit pa paano, papapasok yung halaman. So, in our case, sobrang liit talaga nung bibig. So, talagang mamimili siya ng halaman na pwedeng pasok doon. Opo. So, eto. So, ganun ulit tayo. Okay po. Cultivate. Mm-hmm. So, habang nagku-cultivate po si Miss Mirna ng ating susunod na halaman, magbasa po muli tayo ng ilan pong comments dito nga po sa ating... Ayan. So, si Miss Ellen po, meron po siyang suggestion. Ano po? Ayan. So, pwede pong balutin muna ng papel. Ayan, nasaan po? Pwede pong balutin muna ng papel. Opo, i-roll ang plant para madaling ipasok. Ayan, sabi ni Miss Mirna, tama po, pwede po. At pwede ding ano, pwede sa papel kasi natutunaw naman yung papel. Opo, ayan. At, pero mahaba yung papel, abot sa bibig ng bote para di masira ang halaman. Ayan, salamat po Miss Ellen sa inyong question. Next po, ayan, may question po mula kay Azel. Ma'am Mirna, pwede po ba gamitin ang air plants for closed terrarium? Oo, pwede. Yung, usually ito yung mga, ano eh, mga tilansya. Oo. Actually, sa terrarium, ginagamit namin siya dun sa open. Sa open. Hindi ko pa siya na-try sa, ano, sa close. So, pero dun sa mga open, nagagamit ko siya. Kasi siya, kasi nindilig yung pinaka-ugat lang niya kasi hindi nitinig. Okay po. Actually, yung mga tilansya namin eh, kinukuha ko lang siya, dinidesign ko siya. Kasi may mga story din. Tapos kukunin ko lang siya, tapos yung pet, daw ko lang. Hindi ko siya dinidilig ng ini-spray kasi pwedeng mabulok yung yung halaman natin. So, yung pet lang talaga akin. So, is dinadaw-daw po siya sa tubig. Uh-oh. Tama po. Oo, yung pinaka-pwet lang. Opo, yung pinaka-pwet. Ayan, next po, comment po mula kay Lian. ATI Calabarzon, thank you very much for this series. Loving the words of wisdom. The words of wisdom. Tama, ayan. So, maraming salamat po at na-appreciate niyo po ang amin pong seminar ngayon at syempre yung mga words of wisdom po ni Miss Mirna. Ayan, so... Wala pag-aaral. Opo, so, opo, kapupulutan po ng mabuting aral. Ito pong ating webinar series ng plant art. So, kagaya nga rin po ng noong nakaraan po ng ating AgriTalk, ang kasama po natin ang Cavite Bonsai Club. Sila naman po ay nag-discuss at nag-demonstrate ng bonsai po. At syempre nabanggit rin po doon na hindi po overnight lamang ang paggagawa po ng mga ganitong klaseng plant arts, gaya nga nang nabanggit din po ni Miss Mirna. Ayan, so eto po, kumusta po kaya ang ating site? Ayan, so habang naglalagay po si Miss Mirna doon, mukha pong busy po at talagang iniisip rin po ng ating site. Opo, kung paano po mailalagay. Kumusta po kayo dyan, Ate Jam? Yun na. Pasok na lang. Yun na lang, sir. Hindi ko lang kita, ano, ramdam ko yung hirap ng dalawang grupo dun sa paggawa nitong kanilang ikalawang terrarium. At hanggang ngayon ay very serious sila na maipasok yun doon sa loob ng bote. At kitang-kita ko naman na nag-e-enjoy sila sa kanilang ginagawa. At maya-maya lang ay ipapakita din namin yung kanilang final product ng kanilang second na terrarium. Balik sa iyo, Crisel. Okay po. Maraming salamat, Ate Jam. At nakakatuwa naman po na talagang nag-e-enjoy po yung ating mga kasamahan po dyan. Ano? Next po, kumusta po kayo dyan, Ate Madel?
Yes, Griselo. Ito, mukhang successful yung isang grupo kasi si Sir madali, hindi madali, although nailusot niya agad yung plant kanina. So, kamustahin natin, ano ba yung naging strategy niya? Paano ba naipasok agad yung halaman na yan? Sige, Sir. Ano pong naging technique niya, Sir? Nilagyan namin ng yung may ugat, tapos yung mga sanga ay aming pinarest na konti. And then yun, successful naman. Yan. So yun yung sikreto ng isang grupo. Although, itong kabila, Crisel, okay na rin sila, naipasok na rin nila yung halaman. So very challenging pala talaga, no? Itong pangalawang mga terrarium na ginagawa nila. And I think very easy naman sila to finish yung kanilang output. So yan muna dito sa aking side, Crisel. Yan, nag-enjoy talaga sila dito. Balik muna sa iyo, John. Okay, maraming salamat po Ate Madel and Ate Jam. Ito naman po, dito po kami sa Cavite ay panglima na pong plant po yung naipasok po ni Miss Mirna. So, kumustahin po natin si Miss Mirna, ano? So, syempre, ganun talaga. Habang ginagawa natin tong ating battle at na terrarium, talagang tayo ay maraming yung ating creativity at innovativeness at pagiging diskarte, lahat ilalabas dito. Ano ba yung way para mapapasok natin dito? So tayo talaga yung makakapag-isip. Parang i-squeeze talaga yung ating pang-idea. So hindi lang siya dahil nakakabuo pa lang isang magandang terrarium. Meron din dinidevelop dito yung patience natin. Kasi syempre, matyaga ka dapat dito eh. Hindi ka pwede dito naiinip, hindi ka pwede dito madali kang mainis, kundi talagang may i-develop na character habang gumagawa ka ng isang masterpiece. Ayan. So another word of wisdom po mula kay Miss Mirna na after po nitong ating terrarium ng ating dish garden ay magkakaroon po tayo na kumbaga panibagong pagkakakilanlan sa ating sarili dahil tayo po ay masusubok po ang ating pasensya, ang ating creativity. So parang after ito, wow, kaya ko pala na gawin itong mga ito. Ayan, so meron po tayong comment dito na po mula po kay Marjorie Belches. Nakaka-inspire naman po talaga today ang ating webinar. Marami po akong stock na bottles. Lumalaki na rin mata ko kakahanap ng plants. Ayan. And na pwedeng gamitin for terrarium. Challenging po talaga ito. Good luck to us. Ayan. So, good thing naman po na marami po kayong stock bottles. Kagaya po ng nabanggit ni Miss Ellen kanina, no? Marami rin po siyang stock bottles at nawa po itong ating seminar ngayon ay makatulong po nang sa gayon ay maumpisahan nyo na po talaga itong ating dish garden and terrarium. So, nasa pangalawa na pong halaman si Miss Mirna. Ma'am, ano na po ang ating ginagawa? So, ito, kagaya din nila na nahihirapan. So, hindi porke tayo ay designer o ano, hindi tayo mahihirapan. So, lahat dumadaan talaga sa nahihirapan. Ayan. Ito. Sana magkasya po. Kasi medyo malaki ang tulo. Ayan. So, ang tinatry pong ipasok ngayon ni ma'am ay cactus. Ma'am, pero, hindi po ba yan masakit sa kamay? Masakit. Ayan, so. Dapat kasi naka-gloves tayo pag ito eh. Ginagalaw okay na. Kaya lang, dahil wala tayong gloves, medyo, kaya natin ito. Hindi naman po siya, ma'am, yung nagsistay po. Kasi di ba meron pong ibang ganun nagsistay po sa daliri. So, hindi makuha yung anak. So, doon na lang tayo sa...
ito mas mahirap itong itanim. Kasi siya, hindi siya nabubuo. Na isa-isa mo talaga siyang tatanim. Ito. Okay. Ano po kayang ano yun? Barangay na succulents din ito. Okay. Pero ito na bulaklak to, kaya ang ganda nito. Flowering to. Ano pong kulay ng flowers niya? Kulay, ano, parang po siyang, ano niya. Oh, maganda. Maganda. So, siya po yung magbe-break po nung colors natin, ano? Opo. Kasi puro green, tapos, ano, pag bumulaklak siya na sa loob, ang ganda niya. Opo. Speaking of colors po, kanina, ang una po nating question ay patungkol nga po sa the elements po ng Dish Garden. So, tinanong ko po kanina, Miss Mirna, sa ating quiz through text, kung ano yung element po na nakakapagbigay, nakakapagdagdag ng mood at syempre dito po sa ating Dish Garden. So, ang tamang kasagutan po ay ang color. Ayan. So, color po siya ang element ng Dish Garden na nagbibigay ng mood at emotion. So, kagaya ng nabanggit ni Ma'am Mirna, siya po yung nagbe-break po nung monotony doon po sa ating Dish Garden and terrarium, syempre. Ayan, ma'am, ano na po ang ating... Ito, patuloy pa rin sa seven. Apo. Ma'am, meron pong mga questions dito. Ayan, wala po kay Hazel. Ma'am Mirna, ang mga cacti po ba ay advisable to be used for closed? Baba konti. Ayan. Ayan. Ma'am Mirna, ang mga cacti po ba ay advisable to be used for closed terrariums? Di po ba siya maapektuhan ng humidity sa loob ng bottle? Possible din yun. Kaya siya hindi didiligin. Kaya hindi siya didiligin na... Usually kasi sa mga closed na ganito, ang ginagawa, i-spray bago mo siya i-close. Mm-hmm. Pero dito sa ating gagawin, very challenging kasi pwede nating i-close siya tapos parang siya yung didilig lang dun sa pawis dun sa ano. Usually talaga ano, ang tendency talaga ng cactus or succulent pag siya in the water, pwede siyang mamatay. Oo, pwede siyang matunaw. So yun ang talagang challenging doon. Kaya usually ang ginagamit sa mga ganito ay itong mga mousse. Mm-hmm. Mga mousse at saka mga ferns. So, kung mga ferns, yun ang mga naka-close dun sa wala kasi tayo available na low, na mga malilinggit na ferns na pwede natin kasi ilagay dito sa loob. Opo. Pero kung ako tatanungin, advisable ko na ang gamitin po natin ay mga ferns na mga maliliit. Siya po yung ating ilagay dito. Okay po. So, okay. Okay po, salamat po. So, para tayo sa ano po rin na nag-experiment tayo. Mm-hmm. Na, kumbaga, ginalagyan natin ng twist. Ano ba yung pwedeng mangyari? Ano ba yung pwedeng ano? So, that naman kasi, maa-achieve natin isang bagay kung hindi natin susubukan. Mm-hmm. So, try natin. So, lahat kasi ng mga scientists, kaya sila naka-discover ng mga anong bagay, ay iba by accident. Ang iba, inaaral talaga nila. So, kailangan natin mag-explore. So, hindi tayo pwedeng naka-box lang. Mm-hmm. Always think out of the box. Ayan. So, pero yung tanong niya, possible talaga. Pero siyempre, kailangan natin Ayan. So, possible po, ma'am. Ayan, next po. Ayan, wala po kay Sally. Sally Fajardo. Nagmamasid na sa paligid para sa mga Dish Garden at terrarium. Ayan. So, opo. Kung kayo po ay meron pong mga halaman nandyan po sa paligid ay tama po Miss Mirna, maaari po nilang gamitin yon para dito sa yung mga maliliit po. Next po. Ayan. Wala po kay Venchi Aguilar. Lalagyan din po ba yon ng lupa ang mga air plant? Meron po ba kayong sample nun ngayon? Ayun sa air plant. Actually wala siyang soil. Oo. Nakapatong lang siya sa mga yung aking kasing ginawa ay gumawa kami ng story ng ants. So, ginawa ko siyang buhok ng ants. Mm-hmm. So, yung ants namin, nakapatong lang siya kasi siya ay made of wood. So, nakapatong lang siya doon. Okay. Kasi air plant. Oo, air plant siya eh. Hindi naman niya nag-require ng soil. Ayan. Sige po. So, have... Kaya maganda rin siya sa
terrarium na open. Kasi kung may design ka doon, halimbawa ng parang kumalaki yung terrarium mo, may design ka ng parang kahoy, siya yung parang magiging, ano mo, magiging leaves. Noong ano, pwede kang mag-isip na, siya yung parang mga sumibol na, ang tawag dito, na mga dahon ng puno. Mm. Pero ang actually, ang iyong pinrovide na, ay mga dried na, kahoy-kahoy na maliliit. So napaka, ano, marami kang pwedeng magawa. So doon po sila nagtathrive. Ano po, okay. Ayan, next po, habang tinatapos po ni Miss Mirna ang ating terrarium, ang ating closed terrarium, mula po kay Elma Valenzuela, stress relieving seminar. Very thankful to the resource person. God bless. Ayan. Maraming salamat din po, Ma'am Elma. Ayan. Next po, mula kay Sol Ruedas. Thank you po. I will definitely try to make my own dish garden. Ayan, sige po. Ma'am, at sana po kapag po tinry niyo po ang ating dish garden, ay ma-share niyo po siya sa amin kung kayo po ay nakapag-register po sa ating sa atin pong group ngayon, ay maaari niyo po siyang i-share po doon. Ayan, para po makita rin po namin syempre ang inyong mga gawang dish garden and terrarium. Next po, si Miss Lilibeth po ulit. Ma'am, ilang beses in a week dapat diligan ang open terrarium? Atin sa atin sa lecture natin, parang 3 weeks ba yun? 3 weeks bago diligan. Oo, 3 weeks. Ayan, so sabi po ni Miss Mirna, bago diligan po ang ating open terrarium ay 3 weeks po. Ayan, so dahil nga po ma'am, self-sufficient po siya, tama po. Saka mas maganda talaga, mas inaano ko, nire-recommend ko, yung mga mousse na ganito. Siya talaga, pag dinitay mo talaga siya, ang ganda. Mm-hmm. Tapos may print ka lang. Ganun kasimple. Makakapag-create ka na ng iyong battle na terrarium. Okay po. Sa simpleng mousse lang at saka dun sa fern. Na parang ka nasa bayon? Parang ka nasa Palawan. Ayan. So ito, more on experimental itong ating ginawa dito. Ngayon, kung sa pagtingin nila, sila ay, siyempre ito ay succulents. Mm-hmm. At yung experiment ay hindi siya mag-ano. Pwede naman nilang tanggalin yun. Okay. So, then, ganun. So, ito yung ating ano. Ayan. So, medyo patapos na po ang atin pong closed terrarium. So, nasa finishing touches na po si Miss Mirna. Ayan. So, makikita naman po natin ano dito sa ating on-site na mga kasama sa Lucena at sa Batangas. Ayan, very busy po sila talaga, mukhang na-challenge po sila dito sa ating panghuling demonstration ano po. Ayan, so ayan. Matanong po natin, kumustahin po natin sila. Ayan. Sa Lucena po, kumusta po kayo dyan, Ate Jam? Ayan. Hello, Chriselle. Ayan. Oo. Ito, tapos na sila doon sa kanilang produkto na second terrarium. At ito nga, puntahan natin yung kanilang nagawang product at nawala na uli yung mga tao dito. Pakikwento naman po ito. Nag-aalisan talaga sila pag lumalapit ako. Hindi ko alam kung bakit. Mahirap kasi. Ayan. Ito yung kanilang yan nagawa. Ito po. Pakita natin kay Ma'am Mirna. Apo. Ayan. Apo. At kasi ipasok po nila yung yung halaman. Kasi doon pa lang po sa pagpapasok ng halaman, it's a big ano na po yun. Challenge na po yun at practice na po yun na nakaipasok nila po yung halaman. So, yun po yun. Mm-hmm. Ayun po. At ito ganda naman po yung product ng ating ikalawa. Ayan.
Ayan. Apo. Yes po. Ayan. So, napakaganda po, ano? So, makikita natin, Miss Mirna, yung colors. Hindi po siya yung monotonous na purely black. Meron po tayong white, green, and syempre yung ating black. Ayan. Ayan. Okay po. Maraming salamat po, Ate Jam. Dito naman po kami, dito po sa Cavite. Ito po ang aming finished product. So, talaga po challenging na may pasok po natin yung ating halaman sa maliit na bibig ng bote. Pero tulad na po ng advice ko po, mas maganda po talaga ay mga ferns po ang ating ilalagay sa loob ng ating po mga bote. Okay po. So, ipakita po natin. Opo. Ito naman po dito sa Cavite. So, ipakita ko lamang po. Ayan, ito po ang kanyang 360 view. Kung makikita nyo po, meron po tayong different, andyan po yung ating, na-incorporate po ni Miss Mirna, yung elements po, syempre, ng arts and design. So, ayan po ang aming finished product, at syempre, yung ating pong cork, dahil ito nga po ay ang ating closed terrarium. Ayan, so pag natapos po, Miss Mirna, tama po, ilalagay po dito, ayan. Ayan, okay po. So, Miss Mirna, kumusta na? Kumustahin po natin yung mga kasamahan po natin, ano? Dito nga po sa Batangas. Ate Madel, kumusta po kayo dyan? Yes, Crisel. So, kasama ko yung isang member nung isang group namin, si Miss Lita Abdon. So, explain niya kung ano yung ginawa niya at kung paano nila na-overcome yung challenge ng paggawa nitong closed terrarium natin. Okay po. Ito po, sa apat namin na activity, itong closed terrarium po ang sobrang challenging talaga. Unang-una eh, ito pong container, hindi siya flexible kasi siya ay glass. And yung mouth niya, sobrang liit. And yung mga plants, eh, hindi ganun ka-match dun sa yung size ng plants, hindi ganun ka-match dun sa mouth ng container, ng bote. So ngayon, ang challenge ko sa amin is paano namin gagawa ng panel para yung materials, yung from pebbles, pumice, and yung mga plants ay may pasok sa loob. Talaga pong kailangan i-twist. And then yung soil na nadidikit doon dapat sa roots, talaga pong inipress mabuti. Para po to make sure na yung plants po ay mabubuhay sa loob. So yung cactus na talaga po ngayon yung pinakamalaking challenge kasi nakakasakit siya ng buwakan. The same time is yung size na is mas malaki talaga sa mouth. So, buti naman, hindi naubos yung tinik-tinik habang tinutwist po kaso. Masaya po, pero talagang challenging talaga po. Successful naman po so far. Salamat. Okay, so maraming salamat. Ano, yung narinig natin yung naging experience ng isang participant dito sa isang group. So, challenging and fulfilling para sa kanila yung experience. And we are very proud here, yung team namin dito sa Batangas. Proud kami dun sa dalawang grupo kasi kahit challenging yung napagtagumpayan nila yung lahat ng kailangan nating output for this afternoon. So, yun yung latest sa amin dito, Crisel. Balik muna sa iyo dyan. Okay po, maraming salamat Ate Madel and syempre kay Ate Jam. At talagang nakakatawa ano po, Miss Mirna, na yes. Nagawa po nila, though challenging po yung ating last demonstration, ay nagawa po talaga nila. At ano po masasabi nyo sa kanila? Opo. Nakakatuwa kasi actually ito yung talagang pinakamahirap. At the same time, alam po naman natin na yung cactus mahirap ipasok sa loob. Tapos sa ngayon, parang na-amaze ako kung gano'ng kabilis nilang ma-absorb yung ating sinishare sa kanila na about sa design, nandito sa paglalagay dito sa loob. At ang pinaka-best practice doon ay yung naipasok natin kung paano yung discard natin, may pasok yung ating halaman doon sa loob. So, yun nga lang po,
Share ko lang din po. Alam po naman natin na ang cactus ay ito po ay ayaw po niyang siya ay mababasa. So, tama po. Pwede po itong magkaroon ng humid at yung pong pawis niya ay pumatak po doon sa ano. Kaya, so far po kasi, wala po kasi tayong available na mga ferns na maliliit. Kaya po, ito po yung ating for demonstration na design at ano, ito po yung ating ginamit, yung pong cactus. Pero mas ma-prepare ko po na ang gamitin ang cactus sa this garden. So, mas maganda po din siya doon na gamitin. Apo. Yun po, gagaling po ng ating mga participants po. Okay po, maraming salamat, Miss Mirna. Para sa pagpapa-unlock sa amin sa araw na ito. So, ayan nga po, almost done na po tayo. Magbasa po muna tayo ng kaunting comments po bilang pagtatapos po dito sa ating seminar po, webinar on plant arts ng AgriTalk 2020 Dainty and Artsy. Ayan, basahin po muna natin mula kay Miss Evangeline Ardeza. Love all the finished products. Hope I can make one the soonest. Thank you po. Ayan. Thank you rin po. Mula po kay Merly Torres. Thanks po sa bagong kaalaman. God bless po, Ma'am Mirna, for sharing your expertise. And mula po kay Mara Sison. Thank you very much po for the information. Makakatulong po ito for us, students, and to those who are aspiring to make their own crafts. Ang gaganda po ng mga nagawa. Ayan, and lastly po, mula po kay Miss Ellen Dimaano. Ayan, thank you sa ATI. Ayan, thank you sa ATI sa mga informative na topic tulad nito. At nakahanap kayo ng way kahit pandemic ay naipagpatuloy ang inyong pagbabahagi ng iba't ibang kaalaman. At kudos sa resource person natin ngayon na si Miss Mirna, syempre. Ayan. Ayan po, Miss Mirna, maraming salamat po. Muli, may mensahe pa po ba kayo? Yes po, ma-share ko lang din po pagkatapos para po sa ating closed terrarium. Meron po akong hawak dito na Syngonium puto na variety ng Syngonium. As in, maliit lang po siya. Yung dahon niya, pwede rin po natin siyang magamit. Mm-hmm. So, yung po mga indoor plants, try po natin siyang pong gamitin. So, mostly po, sa mga ganito po, ay indoor plants po ang maganda. Okay po. So, mag-research po sila. So, kailangan po i-research. Okay. Ayan. So, maraming salamat po, Miss Mirna, muli para sa ating AgriTalk 2020 Dainty and Artsy. So, pangalawa pa nga lang po ito dito sa ating webinar series on plant arts. So, nakatapos na po tayo ng dalawa at meron pa po tayo sa susunod na Miyerkules po, October 28, 2 PM pong muli, ay magsasama-sama po muli tayo dito sa AgriTalk 2020 Dainty and Artsy para naman po sa flower arrangement and foliage na pangungunahan po ni Mr. Chris De Leon. Ayan, so sa susunod nga po nating pagsasama ay magkakaroon po tayo ng panibago na namang kaalaman. At syempre, maraming salamat po. Ako po si Crisel Tenoleta mula sa ATI Calabarzon. At mula po sa ATI Calabarzon ay lubos po ang aming pasasalamat sa palaging pagsubaybay niyo po sa amin. Ayan, so muli po, i-plug po natin yung YouTube channel po ni Miss Mirna at ng ATI Calabarzon. Unahin po natin yung kay Miss Mirna, ang Lola Juana Fashionista. Tama po ba, ma'am? Ayan, si Lola Juana Fashionista. Follow them on YouTube. And syempre, kami rin po sa ATI Calabarzon, ang ATI Calabarzon Agri Studio. Ayan, muli po, maraming salamat. At magkita-kita po tayong muli sa susunod na Miyerkules, October 28, 2 PM para sa AgriTalk 2020 Dainty and Artsy. Paalam!